What's up guys? Magandang gabi po sa inyo. This is Emergency Live kasi meron pong drama na nangyari sa PBA. Siyempre, pag may drama, dapat pag-usapan natin yan. Alam mo, kwento ko muna sa inyo ha. I was watching the PBA, yung second game po ng Ginebra versus San Miguel. Medyo tinamad ako kasi tambakan po ang nangyari. So parang nawala na ako ng gana panoodin ng konti. Si VD Kings na lang pinanood ko. Sabi ko, VD Kings tambakan eh. Parang sigurado nang mananalo ang SMB. Nagkamali ako. Tuloy-tuloy pala ang drama at mas marami pang action at mas maraming drama, mukhang match na match ang nangyari dun po sa behind the scenes. Ngayon po, trending po ngayon ito pong si Calvin Abueva at saka kanyang asawa sa Facebook, sa social media at sa Twitter. Ano bang nangyari? Kung hindi mo pa alam, ito po courtesy po of Twitter. Ito isa may nagpost dito, si Ruben Terrado. Ito po yung incident nangyari, no? Sapakan daw tayo, Mo. Marami pong nagpost, no? Pati po ABS-CBN nagpost din. Basta mga drama talaga. Ha? Sino yun? Ha? Basta nandiyan yung mga anak ko, gaganan siya? Oo. Ano? Marami pong nagpost sa social media ng mga kaganapan na ito. Inquirer, ito po sinugod ni Calvin yata itong ano, dugout yata ng SMB. At hinamon niya yung si Moto2 ng sapakan. So anyway, marami po tayong pag-uusapan dito. Hihingin ko po ang inyong reaction. But to give you a summary of the game, here's what happened. So marami po mga insidente dito po sa laban na ito na talaga namang medyo mapapainit siguro ang ulo talaga ng mga ano po, no? Ang tawag dito ng mga tao, no? At miski yung kay Moto2 at saka yung kay Calvin Abueva na incident, nanggaling pa po yan sa laro. Kumbaga sinasabi nila na medyo mainit kasi masyado yung medyo mainit masyado po yung nangyari sa court, at ito po ay nag-spill over during the after the game. Dahil nagka-anuhan lang ng konti, eto na. At ayan na si, ano, taga ito, hindi ko nakita itong footage na to ng Inquirer. Inquirer Sports. Tingnan ko lang ha. Support. Pero pag naman sa amin yung sige. Kasama yung anak ko eh. Amin ang mali doon, kasama ko yung anak ko. Eto yata yung ano eh. Ayan o, ayan na o. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Hey Mo! Ano yung masawa mo, Mo, ha? Hey, fuck you! Gusto mo sabahan tayo, Mo? Okay. Alright. Alright. Pause na muna natin. Intro lang ako, ano? At pag-usapan natin ng mas detalyado. Magka-countdown lang ako ng 1 minute na shoutout ako dito. Tapos, iniimbitan ko po kayo mga ipagkwentuhan. Basahin ko po yung mga reaction nyo. This is nakakalungkot kasi mas nagtrending pa to kaysa dun sa laro. But it is what it is. Countdown muna tayo 1 minute. I'll be back. The views and opinions expressed on this content is for entertainment only. The individual views of the guests and the comments by fans are their own. And does not reflect the channel's and the owner's opinion. We respect everyone's opinions and comments, however we ask everyone to be respectful, understanding to each other. Let's have a healthy and fun conversation to promote the sports we all love. This video is copyrighted to Paucast Sports. If you wish to use part of this content, you may do so by getting less than a minute footage and following the fair usage policy guidelines. If you wish to advertise or be part of the show as a guest or would like to collaborate, please send an email to inquiry@paucast.net. Don't forget to subscribe and hit the notification bell.
Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Okay guys, magandang gabi po sa inyo lahat at medyo mainit ang ating gabi ngayon dahil sa issue sa PBA. Ano, kanina po ay natapos po ang game 2 ng PBA finals between San Miguel and Magnolia at ito po hindi natapos sa loob po ng basketball court. Ito po ay nag-spill over after. Medyo mainit ang labanan, no? Asaran. Actually, yung asaran ang mainit eh. Mas marami yatang nangyari doon sa labas po ng court at mas maraming highlight ang nailabas po ng mga iba't iba pong mga media talaga namang nakakalungkot, no? Nakakalungkot isipin, but it is what it is at ating pong himayin ang pangyayari pong ito regarding po sa insidente na nangyari po doon po after the game ng San Miguel Beer at ng Magnolia. So babasahin ko po ang inyong mga komento at ating po pag-uusapan ito. At kung kayo po ay gusto pong magbigay ng reaction, maglalagay din po ako ng link. At maaari lamang po na i-share po natin ang ating pong ang ating pong live ngayon para po mas marami pa pong makapanood po ng ating pong pinag-uusapan. Okay. So okay. Ayun talaga. O, oh, teka. Ayusin ko lang ito. Sandali, ah. Okay. Yan. Okay lang yung asaran daw eh. Teka, babasahin ko po lahat-lahat yan, ha. Maglalagay lang din ako ng link para sa inyo, ha. So, good evening po. Good evening po sa inyo lahat of the court. May point naman kasi si Calvin Abueva. So, nandali. Ayusin ko lang ito ng konti. At yung bully ay nabully, ha ha ha. Sabi naman, hindi kasi sila nakaporma sa SMB kaya gumagaya gumaganyan si Calvin Abueva. Marumi talaga maglaro yan. Kita nyo naman ganyan head coach, ginawa niya si head coach ng SMB sa laban, bastos pa. Nasa na si Billy Sir Pao, galing niya pala mag-basketball, nakita. Mainit yung game 3, sigurado medyo sa Pangkal Biedmo, let it happen. Let go. Good evening po. Good evening po. Guys, pa-share naman po, no? Parang na-spam na yata ako sa kaka-share. Please share this live para po marami po makasali po sa ating pong usapan ngayong gabi. Sunday, I'm supposed to do a personal live but meron pong emergency na nangyari po dito sa San Miguel Beer. So pag-usapan muna natin 'yan. Ito pala, no, basahin ko lang itong post po. Moto Tua's wife set the record straight after post-game altercation between her and Magnolia's Calvin Abueva. Sabi dito, no, to set the record straight, Calvin did not physically attack me. I had to walk past him to go to the restroom. He smirked at me, nodded his head up and down and said, "Yeah," laughing. I said, "What the F is wrong with you?" and kept walking. He walked after me and literally got in my face. This guy is crazy. Holy, Calvin just came after me while I was walking to the bathroom. So, So, yun pala yung nangyari doon. Kaya medyo nagka-pikunan. Si Abueva na lang talaga magpapainit ng PBA. Hello mga Marites. Alam naman natin pag mga ganito pong eksena ay talaga namang pinag-uusapan po yan ng mga tao, no? Hindi ra makaporma ang Magnolia sa SMB, paano makaporma all-star lineup nyo? Bangko nyo kapalit ng star player nasa gitna ng season, makakuha nyo pa si Troliano, ang gagaling, di ba? Boss, agree ako, nakakasimpatay sa kay Abueva, may point din siya. ilagay ko yung link, ha. Ganito gawin natin. Dito po sa channel ko, everyone is welcome. Ang kailangan ko lang ay magpakita po kayo ng mukha para po kayo ay makapagbigay ng sarili niyong opinion regarding po sa nangyari. So, basta po, your opinion is your own. And pag kayo na-bash dyan sa opinion nyo, bahala kayo dyan.
So I'm putting the link sa YouTube ko po napipin, pero sa Facebook po hindi po siya ano eh napipin. So yan po yung StreamYard link, so I'm gonna pin it right now sa YouTube. We have 90 people watching on YouTube. Sa Facebook medyo marami-rami po tayo. So magandang gabi po sa inyong lahat. So just wait for the StreamYard link. Ito na, pinapost ko na. And then I'll pin it para po hindi mawala. Nakapin po yan sa chat ng YouTube. But sa Facebook po, hindi po siya talaga. Ano, ito, ang daming post ng GMA, ng Tiebreaker Times. Talagang medyo mainit po ang ulo ng kampong Calvin Abueva. Ayan, maraming issue. Okay lang asaran, pero dapat sa tama lang, di ba? Okay naman talaga. Ako, sanay ako dyan sa nagkaka... Sandali ah, magkapaw. Sanay ako dyan sa mga asaran, ano? Sa boxing, ganyan din. Marami ding asaran, nagkakapikunan. Eh, pero sana, walang personalan. Kumbaga, eto na. IG story of Moto2 regarding... naku pa. So, basahin natin, sabi ni 802, Calvin is unhinged. He literally just got in my face while I was walking to the bathroom after the game. How is someone this unstable still allowed to be around people? That was not okay. I was walking back towards the SMB dugout to use the restroom. He was standing right there. And as I walked past him, he locked eyes with me. Smirk nodded his up and down and said, yeah, laughing. I kept walking past and said, what the F is wrong with you? He literally walked after me and got right in my face. No? And he is not mentally stable. Oh. When the PBA allowed him to play again, I was cruelly rooting for him and said that everyone deserves second chance. He clearly did not change. Not to mention, his locker room was on the opposite side of the arena. There was absolutely no reason why he came to me to the SMB dugout and was standing there. So, yan pong responde. No? Nako, maraming nagko-comment. Di ko mabasa kagad. Kung gusto nyo pong sumingit ang inyong komento at dito po sa mainit na usapan ngayon, mas mainit pa yung usapan ng ano ha, ng altercation po sa ano ha, sa after the game. Ewan ko ba bakit ganun, ano? Iba talaga pag nagkakaroon po ng konting drama. Sandali, isin ko lang to. Pag nagkakaroon po ng konting drama, talaga namang pinag-uusapan po ng karamihan, ano? Okay. Nagot na siya. Di kaya isang malaking drama lang to para maraming manood. Hindi ko masabi, bro. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro sa ganitong bagay para magpa-trend. This is bad kasi nagte-trending dahil sa mga ganito. No? Anyway. Sus bastos ba bakit yung mga ginawa ni Abuebe maganda ba, wala yan, pakulo lang yan. Sabi ni Dan McLeod, umayos ayos kayo dyan PBA, baka maasar sa inyo si Brown Mamba Billy Idol kayo. Wala. But mo niyo, Jeric. Guys, pwede kayo pumasok sa akin. Makipagkwentuhan po kayo sa akin. And let me know what you think about this incident. This incident po of Calvin Abueva and of course, the San Miguel Bay. On court, on the court, maangas talaga si Calvin. Pero off the court, kung wala kang ginawa masama sa kanya, hindi ka anuhin ni Calvin. SMB champion. Sabi naman ni Richard, lumabas na naman ang ugaling squatter ni Abuebak. Abatega. Idol, siguro boy, hika ganun din pag pag-iisip sa...
Magpolitika na rin, boy. Hindi kaya, boss. Hindi ko kaya, Tonyo Power. Wala tayong masyadong alam sa politika, so matatanga lang tayo dyan. Eh, sa boxing yan, tatanga pa tayo, eh, no? So, I leave that to others, yung politika. Siguro current events, but as far as the yung politics themselves, di natin kaya. Abueva needs help, Wilfred. Sobra na daw, sobra na ba? Dami, lahat ng tao, ito yung pinopose, eh. Picuntalo, what's up? Please acknowledge the tribal chief and the head of the table. Idol pa, binalik lang sa kanya kung ano yung ginawa niya. Padila-dila dati sa kapwa players niya. Ayaw nga pala. Ang ganda rin ng kuha eh. Ang ganda ng kuha ng One Sports. One Sports has a photo. Na-post ko nga. Pakita ko sa inyo. Eksaktong-eksakto eh. Ito yung pagka-tress ni ano eh. Sabi ko sa inyo, nanood ako eh. Kaso tinamad ako nung medyo parang sabi ko, wala na to, hindi na makakahabol. Hindi ko na tinapos yung laro. Pero mamaya-maya, yan, nagsisi-anuhan na yung mga ano, yung Facebook, social media. Nagsilabasa na ito, ito. Kuha po ng One Sports yan. So, courtesy of One Sports. Yan po yung nangyari na yan. So, ewan ko ba. Okay, pa-hype lang yan ni Abueva para ma-hype teammates niya para sa Game 3. Pustahan, Magnolia, manalo sa Game 3. Posible. Posibleng Magnolia, no? Siguradong gaganti. Kaso, ano, medyo baka magkaroon ng ano, siguradong heavy security yan. Next. Siguradong malaki ang security na dapat nilang ano. Ang tawag dito, dyan, sa laro na yan. PC kaya na Game 3, babawi yan. The Rock and Roman Reigns. Kailan ba yung Game 3? Sandali ah. So, so 109.85, tambaka na naman. Game 3 is Wednesday, February 7. So, baka mag-live commentary tayo dito. Mag-live commentary tayo dito. Wednesday, February 7. Ilagay ko dito ah. Abangan natin ang mainitong February 3 na to. Lagay ko dito ah. Baguhin ko yung schedule ko ah, PBA Game 3. Tingnan natin kung ano, maraming manood. sabi ni ano ni Cupidong Gala, andun yung mga anak ni Calvin nung nagsisigaw asawa ni Mo, kaya talagang uminit uno ni Calvin. Ah. Naglalagba ako. Pa-press 1 nga po kung maliwanag po ako. Bali yung mga baguhan po dito, bihira po kasi ako makapag-topic ng Philippine Basketball Association, although we support the PBA, although meron din mga nag-guest dito na medyo critics po ng PBA, it's just normal talagang ganun, ano? Sandali, double checking. Okay naman na. Mukha naman okay, maliwanag din naman yung aking audio, no? Naririnig niyo po ako at naririnig niyo po ako na maayos. Ah, chill-chill lang tayo dyan. Lakas na mang asar, pero pag siya inasar, babae lang na kalaban. Yun na sinasabi natin. I mean, generally speaking po, no, kung malakas kayo mang asar, dapat na malakas din kayo tumanggap ng asar. Si SB sinubok. Ay, hindi ko kaya to, Tonyo Power. Siya na lang. Kung galit kayo kay Idol Abueva, magalit kayo, pero sa asawa talaga ni Mo ang mali doon. Okay, salamat. Pao, huna-huna na kay pamilya nga buhay. Okay. Siyempre, bawal isama yung pamilya. Pero alam mo naman, ha, ano minsan, wag naman nila isuspend sana si Calvin Abueva. Magiging, ano, pag sabi dito, suspension is waiving, medyo magiging dihado lalo ang Magnolia pag sinuspend pa nila si Calvin Abueva. You understand where I'm coming from. Ah, kaka-birthday lang pala, no? Kaka-birthday lang pala ni Calvin Abueva, ganyan na nangyari. Kailan ba birthday ni Calvin? 14 hours? PBA Connect. Mainit ang ulo, ha? So, ito. Ito, ang ganda ng kuha ng ano, Manila Times. Ang ganda ng kuha ng ano, Manila Times. Sandali, ha? Ha? Sino yun? Ha? Tapos, nandiyan yung mga anak ko, nagkaganan siya? Ano?
Ayos, ang ganda. Gawa na humayot, tumadada ka sa akin. Sino ka? Sabihin lang. Pero pag gumawa ng player, you have to respect the player pa rin. Inismile mo daw siya? Ang ganda ko, sino ka? Diba? Sino siya? Minura. Where is she? Oh. Naku po. Hindi. Mali yung ginagawa niya. Diba? Tama ba yun? Tama ba yun? Tama ba yun? Ako yung matamay ako sa court. Sa court. Pero pag gumawa sa akin yung sinir. Eh, kasama niya na po eh. Ano yung mali doon? Kasama niya anak ko. Diba? Kasama ko yan ako eh, pero sabi niyo ninyo, hindi pa yung mali yun. O yan na, ito na yung ano eh. Medyo balita. Pero kasama niya, kasama ko kayo yung anak kasi. Mas gusto yung asawa niya eh. Papasok pa lang ako ng front, pero sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Dapat iba yung asawa niya dito. Oo. Ayan na si Bo. Hindi ko pa nakita to ha. Okay. Medyo mainit. Di ba Idol Pao, yan ang ginawa niya dati pa di Idila. Nabaligan siya. Nabaligan siya dan. Okay. May kasama na pala ako dito. Pasukin natin si Mark Nathaniel. Mark! So Mark? Good evening, Sir Pao. Napanood mo ba? Yes, Sir Pao. Kakanood ko nga lang kayo na sa One Sports eh. Ano pinanood mo? Laro o yung... Yung game din kanina, Sir Pao, pinanood ko din. Ah, okay. Nag-run pa nga sila eh. Actually, nag-run sila nung nawala si Abueva eh. Yung Inalicia, doon nag-run. Nung pinasok sila, yung mga third stringer, sila Jackson Corpus. Okay. Doon sila nag-run. Napaganda pa yung nawala yung mga antics niya. Kasi parang two consecutive fully fouls yung ginawa niya. Parang ang layo sa court, ang layo pa sa half court pa lang, pinapaul niya na eh. Nag-foul trouble siya. Okay. Bali. Mas nag-run sila nung inalay siya ni coach eh, nung lumabas siya. Okay. So parang anyway, what can you say about the game and the antics? Sa game, sir po, parang deja vu eh. Kumbaga talagang, alam tulad nung game 1, pa nagre-relax yung San Miguel, dun lang rin sila magre-run. Kumbaga yun din yung pinakapag-asa talaga nung Magnolia. Makikita mo, Sir Pao, yung manpower talaga ng San Miguel. Talaga unstoppable. Yung mga mintis ng boat ride, Sir Pao, good miss pa din eh. Kumbaga alog lang. Talaga good percentage pa din. Talagang makikita mo, Sir Pao, na kahit sabi nga nila, death 15 eh. Di ba dati death 5? Ngayon death 15 ngayon, kahit yung... All-star eh. Grabe, Sir Pao, makikita mo, Jeron Teng, di ba, third stringer. Tapos nakita ko pa kanina yung ano, malilin ba yun, Sir Pao? Yung meron pa silang parang big man pa pala na bata doon, napagalma, nag-retired si Junmar, may kapalit na rin. Kumbaga, ready sila sa future, Sir Pao. Yung Trolliano, ready na for Lassiter, di ba? Sabi nga nila, nakahanda na yan. Kumbaga, nakahanda na sila sa future eh. Kaya yung second stringer nila, pwede rin panglaban sa first five All-star. Ng Magnolia. Oo. So ano anyway yung sa ano after the game Calvin Abueva, what's your opinion on that? For me, Sir Pao, a taste of his own medicine. Alin doon? Ang alam kong a taste of his own medicine ito. Ito yung a taste of his own medicine kasi siya mahilig mandila eh. Di nilaan siya Jericho. I witness, Sir Pao, na rin kasi si Abueva live eh. Never tayo, diba, Sir Pao? Kumbaga, hindi lang, how ironic nga si Terence Romeo, di ba? Andun nasa likod niya kanina ba nangyayari yun? Remember yung nangyayari kay Terence, kay, ano naman, Bobby Ray Parks, yung sa parang girlfriend naman ni Bobby Ray noon, back then, Blackwater pa si Bobby Ray noon eh. Kumbaga, dirty finger incident naman yung nangyayari noon. Kaya kanya, parang natatawa ko, andun pa si Romeo, yung nangyayari na rin kay Romeo yun eh. Para sa akin naman, Sir Pao, kumbaga, Calvin should learn his lesson na. One and a half year without work, di ba? Kung maulit na naman. Kung, imagine, Sir Pao, kung di siya naawat, kung walang umawat, doon talagang susugurin niya ba talaga yon? Wala na siguro. Last chance na nga niya daw to, di ba? It's possible. Nasugurin niya. Sa tapang ni Calvin Abueva. Sir Pao, sa patutak na security. Naman. Diba, Sir Pao, makikita natin, inawat lang, kung wala, diba, Sir Pao? Andun lang si Mo, nag-limp si Mona nandun, nag-aabang din pala eh.
nag-live sila mag-asawa nandun, nag-aabang lang din. Nakita niya, doon niya na binuro eh. Oo nga eh. Kaya, inamo niya pa imagine ng, inamo niya pa ng sapakan eh. Kaya nga sir po eh, sabi ko imagine na lang, hindi pa ba siya natuto nung, di ba, natapat pa yung suspension niya ng pandemic without job, tapos nag-post na rin yung asawa niya back din na parang mali na nga daw to na ba't talagang binan siya ng ganun, katagal, indefinite. Yeah. Tapos ngayon gagawa ulit siya ng, dapat, kumbaga, he should learn his lesson. Tsaka, sir po, parang di nag-mature si Calvin. Every game, minus, mas malaking minus siya. Mas malaking minus siya, mas nakaka, para for me, nakakasira siya sa Magnolia, sir po eh. Nag-aala Draymond Green na din. Ala Draymond Green. Yes, sir po. Ayun. Okay. Pero what can you say about this comment by ano by Kobe Tunggala? Ikaw murahin kasarap ng mga anak mo papayaga. Hindi naman minura yata. Hindi naman minura, di ba? Minura ba? Dito sa mga pagsasalita, sir po, kasi ang nakita lang nating video, hindi full. Mahirap mag-judge talaga ng ganun. Kasi kung, halimbawa, usagahan natin, hindi naman natin nakita yung buong pangyayari. Allegedly lang naman eh, sir po. Eh. Ang nakikita lang natin dito yung side ni Calvin na aggressive na. Siguro may reason naman kung ba't siya naging aggressive ng ganun. Pero merong post yung asawa na wala namang ano. Ito lang oh, ito lang sinabi oh. Parang ano lang, face to face lang daw ni ano ni Calvin Abueva itong asawa. Oh, so hindi ko pa nakita yan, sir. Pupunta siya ng bathroom. So ayan, parang nagkasalubong. Sabi, to set the record straight, Calvin did not physically attack me. I had to walk past him to go to the restroom. He smirked at me and nodded his head up and down and said, yeah, laughing. I said, what the fuck is wrong with you? Kept walking. He walked after me and literally got in my face. So, pag yan, ang sa'yo, do you think hindi na gano? Kumbaga, yung reaction ni Calvin Abueva, is it too much? Is that enough? Or ano? Parang awkward moment pala nangyari, sir po, no? Nagkataon na nandun si Calvin, dadaan siya. So parang, kumbaga parang siguro, sir po, ano, literal na Filipino thinking na, syempre, hit up the moment ng laro. Siguro, kapisikalan si Mo, tsaka siya. Eh, nagkataon na ngayon na dumaan. Syempre, lang hindi naman magpansinan. Siguro, nagkatingin na ng mata, eh. Yung akin lang, ano, perspective ko lang, hindi natin alam yung nangyari. Syempre, sir po, siguro, advanced thinking yung mga nangyari dyan. Parang yung ngiti, nagbinigay na ng kulay. Tapos yung... Kasi nagkakaasaran eh. Yes, sir po, diba? Kumbaga may color na eh. May color na eh. Kahit sabihin mong simpleng ngiti lang. Kung wala naman nangyari dun sa court na ganun, siguro okay lang. Eh kung, syempre, kumbaga sir po, yung ito yung sinasabi natin, ano, diba? Sinasabi natin, kumbaga yung ano ni character ni Calvin. Kahit sabihin mo wala pang ginagawa. Minsan nga, foul lang, nagiging flagrant tapag si Calvin eh. Pero pag sa ibang player, yung reputation ba, Sir Pau? Kasi yung reputation. Medyo, yan, medyo ano na yung ano, reputation kasi ni Calvin eh. No, kumbaga ganun. Yes, Sir Pau. Kumbaga, medyo dapat, Terrence kumbaga Romeo. Yung mga galaw niya lagi may color na lagi. Yung galaw niya lagi ng may color kasi. Hinihintay ko yung ano po. Ayan lang. It's awkward. Why are you smiling you? Tinong niya ako, nag-smile ba ako sa'yo? Sino kang para smile ko yan? Ha? Sino yun? Ha? Tapos nandiyan yung mga anak ko, gagawin siya? Ayan. Ano? Lungan ako sabi ni Terrence, lumarin sa akin yan. Sino ka? Si Terrence raw yun na dyan, S. Ang akala ko nga, ang kalaban ni, ano, ni Calvin, si, ano, ang ginagantihan niya si ano Jericho Cruz kasi yun dumila eh. Wala iba. Kanya sir po, nung unang seconds pa lang, akala ko si Mosh Cruz, yung, di ba, nag-aano rin ng volleyball yun? Oo. Kumbaga nagko-cover din yung volleyball. Kumbaga parang commentator sa, parang shaky si Bilic back then. Yeah, yes. Akala ko yun. Kaya nagtaka ko ba't biglang nakadami si Mo. Ang sa akin naman, sir po, governor na ng si Robert noon na yung umaawat for me lang para sa asawa ni Calvin. Kumbaga sana nagpaawat rin sila, mga higher official na yung nag-ano sa'yo, coach ng SMB, governor na ng mismong San Miguel yung nag-umaawat sa kanila eh. Kumbaga pwede naman pag-usapan siguro sa back ano, kinabukasan, okay, sa office, pwede magbigay na lang ng legal ano, complaint, hindi yung na social media pa siya, di dagdag pa sa judgment with this reputation nga.
Kasi mangyayari yan, sir. Pao siya, mali. Dahil siya nakuhanan eh. Kasi mo, okay. Di naman nakuhanan yung ginawa ni mo. Kung may ginawa naman yung spouse ni mo, di naman nakuhanan. Ito yung, ito pasok natin sa Mark at saka si Blitz. Mark, Blitz. Good evening, bro. Good evening sa Mark, sir, Pao. Tsaka brother Mark, 2-0 na, man. Hello. I think it's gonna be a sweep. Dinig ba ako? Oh, dinig ko. Best of 7 to, di ba? Ano best of 7 to, di ba? Prediction mo, sir, Pao. I think San Miguel Beer. Ito yung ano, ito yung pinakamainit na stance lang, papakita ko lang sa mali. Asan? Sir, po, imagine kung walang guardia. Talaga, oh. Ano yung tanong mo, sir? Dali, naririnig ba to? Red Mo! Oo. Ano yung masawa mo mo, ha? Ay, fuck you! Gusto mo sabahan tayo, Mo? At maganda pala, sir, po, ang kuha ng inquirer, no? Talagang POV. Sa... Kasi yung sa One Force, medyo malayo eh, yung napanood ko kanina. Yung inquirer pala, POV talaga. Hindi, siguro, ito, Mark, at saka Blitz, ano masasabi? Mark muna, ano masasabi mo dito sa nangyari? Actually kasi sa Paul, no, based sa mga footage na napapanood ko sa GC natin, iba kasi talaga ang tagpo pag ang kasama, ano eh, yung ano ba yun, may bata ka talaga na nai-involve eh. Usually kasi pag mga ganyan, lalo na Sir Pao, yung ano ba yun, yung psychological effect sa bata, yun ang iniisip ka ni Calvin. Hindi naman yan, alam ko naman yan si Calvin way back nung dati, yung San Miguel din ang kalaban when he was in Alaska, yung napaaway din naman sila, mag-asawa din, no, yung Semerad. Hindi naman ano totally na ano, pero ito kasi medyo yung asawa din ni ano ni Mo sa Aida Tautua, medyo maging foul din kasi may kasamang bata. Pero kung walang kasamang bata yung si Calvin, I don't think na magkakaganyan pa yan, which is syempre yung sa panig din ng asawa ni Calvin, kung titignan mo rin, kaya nga sumugod, is basically may bata yung mga anak nila eh, more or less. Pero ano naman, okay, ano ba yun? Dapat ba reaction na yun? Nakita mo ba yung ano, respond ng ano ng asawa, yung tweet? Ito yung nangyari. Okay na, para ba lapitan ni Calvin na Bueba sa mukha itong babae na ito? Eh, ayun ba ang dapat na reaction? I don't think, ano naman, sir, depende naman yun eh. Idedepensa niya sarili niya kung ano eh, kung maliman o ano eh, di ba? Ang so, ano ko lang sa tingin mo ba tama yung ginawa ni ano ni Calvin na ano he walked after me and literally got in my face? Hindi ano yan, Sir Pao. Mali din. Pero kasi bugso ng damdamin ni Calvin because yun nga dahil sa mga bata. Kasi pag anak mo na ang pinag-uusapan, blanco ka na eh. Blanco ka na. Di mo, laging binabanggit niya, di ba, Sir Pao, sa mga media. Ganun na lang yun. Yung mga anak ko, yun yung binabanggit niya eh. Diba? Yun yun. Kumbaga blanco na silang dalawa kasi yung bugso na ng dami-dami niya. Lalo mong tama dyan, sir. Pares naman silang may mali dyan. Okay. Guys, pa-share pala yung ano natin na live natin ngayon. Alright. Ikaw, si ano muna, si Blitz. Tapos si Dream, tapos si Joe. Blitz, ikaw. For me, sir, Pao, ano, it's part of frustration and antics. Frustration kasi nga syempre talo sila, but yung sinabi ni Sir Mark, tama din yun na they both had mistakes. At saka ilang beses na rin nangyari yan kay Calvin in terms of dugout man eh, mga dugout situations. Isa na doon yung sa Ginebra dati, tapos last almost 2 years ago yung na technical siya, tapos na-eject, tapos he shouted Japan. But that compared ngayon at saka yung dati, they will alam ko ipapatawag yan ni Kume or ipapasummon yan ni Kume, I'm sure, kasi they explain both sides. At saka yung question lang dyan is anong kung may ipapataw ba na penalty
both Calvin or something or sa other parties kung ano yung if anong mapagkasunduan ni Kume. So yun. At saka in addition also the pagdating ng game 3 talagang mas kapanapanabik to, mas exciting to. Especially if andyan si Mo at saka si Calvin sa gitna ng court. And also Jerry. Kinakabahan nga ako eh. Baka magbantayan dalawa na yan. Calvin na Abueva pa. Nak, di pa po possible, pigil possible. Yan. Possible. Di ba possible na magbantayan. Pigil yan. Dreen. Sir Pao, hindi lang. Ang ano dyan, Sir Pao, ano, baka bukas, kasi yung pinagpapraktisan kasi ng Magnolia at San Miguel sa compound ng SMC dyan sa Mandaluyong. Ngayon, yung court na yun, hinati lang sa tatlo yun. So, baka mag-cross yung landas ng mga yan, baka sa compound magsuntukan na yan at magkaanohanan yan. Doon magkita-kita yung mga yan. Impossible hindi magkita-kita yan. Eh, doon lang sila nagpa-practice sa court na yun. Doon sa, ano, sa likod ng banda, sa may Pasho Boulevard, sa may Shangri-La na malaking ano doon, doon yun nagpa-practice yung mga yan. Pero basically, kasi Kuya Mark, ipapasomon yun sila ni Kume tomorrow, automatic yan. Basta mga ganyan. Matik yan, matik yan. Kasi matik ano yan eh. Oo, matik yan. Kasi unang-una, ano yan eh, being a professional league. So, inaano dyan yung ethics eh. At hanggat maaari, maaayos yan. Kasi probably kung hindi maano yan, magkakaroon na naman ng rumble yan sa game 3. Pero hopefully, di sana mangyari yung rumble sa game 3. But I'm sure na ipapatawag na sila ni Kume tomorrow. Then hopefully, papasama din magiging okay na siguro. Hopefully. Ano yung si Calvin? Yung si Calvin kasi wala nang takot yun eh. Alam niyo kung bakit? Kung mawala sa PBA yan, meron namang sasalo sa kanya eh. Kaya medyo iba ang dating ni Calvin ngayon kumpara nung dati. Kaya kung makapang-asar parang, ngayon, sobrang lala. Parang kilala ko yun ah. Parang kilala ko yun ah. Hindi. Kapan-kapan niya ito, diba? Kapan-kapan niya ito, diba? Isa lang naman. Isa lang naman ang tulay dyan eh. Si Al Francis Chu eh. Oh, also, isa no, rin yun. Pag yan ang nangilap, wala na yan. Tapos tao. Wala yan. Walang saka ano, bro? Sa away niya. Hindi, tsaka yung away, hindi matutuloy ang away ng Mo at tsaka Abueva kasi naging part yes. Ng, di ba, yung Asian Games? May bonding naman na yan, dalawang yan eh. Kumbaga, away mag-asawa lang talaga yung nangyari na yan. Yun lang, tsaka yun lang naman talaga ang problema doon. Tsaka I think, Abueva is matured enough na, kumbaga ngayon lang mainit yan. Siyempre, kanina, sa pamimes, saglit lang ako. Hindi, pang ano lang yan. Hindi, biro ko lang yan, ano lang yan. Para mapag-usapan lang yung laban na yun kasi puro tayo gilas. Baba muna ako, boss Pao, kain lang ako. Sige. Yung tungkol sa anak, diba, Sir Pao, yung tungkol sa issue ng anak. Kasi Sir Pao, diba isipin natin, hindi lang yung issue ni Abueva, diba? Yung sinasabi, may nakita sa comment, pag ba anak daw yung pinag-usapan, kahit sino daw, laban. Kasi kung isipin natin, bakit? Kung, alimbawa, may mangyari sa'yo, kung may makagawa ka, o kaya may mangyari sa'yo, hindi rin ba consequence nung anak mo ang masasalang alang, di ba? Siyempre may isip naman siguro ni Abueva yon. Okay, sige, sabihin natin yung anak niya nandun nung nangyari. Pero kung alimbawa, may magawa siya ay mo, hindi lang kay Abueva sa mga ibang tao, di ba? Siyempre, anak mo rin naman ang magsasuffer kung makulong ka o may magawa ka o may mangyari sa'yo. Kaya siguro, hindi naman siguro abot sa ganun na ano, papaabutin pa sa sukdulan. Yun lang yun sa akin. Okay, pasalitain lang natin yung, ano, yung mga bagong dating ng kanilang initial opinion. Hindi pa nakasalita si Dreen at saka si Chris at saka si Joe yata. Si Joe. Dreen. Yun. This is like he said, she said eh. He said, she said. No. Naglabas na ng personal comment yung babae sa Twitter niya defending yung action what happened pero we don't really know what happened. Ang masakit kasi dito is we are branding Calvin as if like he started it. Alam natin na historically meron siyang mga antics on and off the court. Pero syempre to his remarks naman sabi niya dun sa pinakitang video ni Dusty no na he was there kasi para sa anak niya. And then
feeling siguro ng babae na he smirked towards her. We don't know. Tapos eh, nag-confront sila. But the girl ran away. And then of course, saying na they are that he is crazy. Siyempre, people will grab it kasi marked na yung attitude ni ano eh, ni Calvin eh. 'Di ba? Pero the good thing about this, sinabi na naman ni Blitz na it will be handled by the commissioner. I don't think that there will be suspension. CP Duharencio nga, 'di ba? Kailan lang 'yun? Sa import, 'di ba? In gesture niya. So I don't think na siguro meron fine. Magkakaroon ng fine si Abueva, but other than that I don't see this getting escalated. Okay, pero nagkamurahan din eh. Wala si Joe. Chris, nakapagbigay na ba ng opinion mo, Chris? Ah, hindi pa. Di ba? Yes, sir, Pao. Sa akin, ano, tingin ko pinapalala lang ng social media to eh. Siguro, ano to eh, tama si ano eh. Kasi walang hinebra eh, sir, Pao. So, para lang matabunan muna yung gilas, nilalagyan nila ng ano yung panibagong panlasa ang PBA finals. For me lang naman. For me lang naman. Social media kasi mga mainstream ang kita mo yung mga mainstream media, mas marami pa yung post nila nung after the game kaysa sa game mismo. Iba. Sasagutin ko yan, sir Pao. Sasagutin ko yan. Wala na laos na yung mainstream eh, sir Pao. Lagi ako. Gusto mo talaga, ha? Gusto mo talaga, ha? Malintikan tayo sa mga mainstream, ha? Isa pa. Nasabihan. Teka lang, sir Pao, nasabihan yata. So, yun nga. Tingin ko, ano lang yan, maliit na bagay lang yan. Tama yung sinabi nila Bro JM na hindi lalaki ng ganung kalaki yan, sir Pao. Saglit lang yung gusot na yan. Kumbaga, overnight lang. Kasi kung ipatawag man ni Kumeyan, maayos na yan bago pa kausapin yan. Kasi for me, saglit lang kay Long Hair yan, sir Pao. Kasi nasa isang umbrella lang sila, which is SMC. Kaya... Pero itong nakita mo itong picture na to? Yeah, yung inano niya kay George Gallen. Nagme-merit ba yan ng suspension? Depende kung gaano siya kalakas kay Al Francis Cho, ha? Yan ang mahirap. Diba? Kasi totoo naman, sir Pao. Magandang sinabi ni Drin eh. Even si yung yun nga kay Pido eh, 'di ba? Life threatening na nga yun eh, pero parang na-fine ba? Parang hindi naman, 'di ba? So lalo meron, yan. Bro, 20,000. 20,000 pero maliit lang, bro. Na, 'di ba? Maliit lang siya. Ang mas malala na pali si Robinson noon. Oh, yun. Problema. Ang PBA ang medyo mababaligan nito na parang nato-tolerate. Yeah. Yun ang magiging problema ngayon ng PBA. So, tignan natin kung paano nila i-handle yung konting gusot niya. Kasi away, mag-asawa lang naman. Tutusin, walang kinalaman sa basketball kasi. Kumbaga, ano lang yan, Sir Pao, eh. Parang battle of YouTuber lang yan, Sir Pao. Battle of YouTuber, mas mainit pa to kaysa sa basketball. Alam mo, yung basketball, sabi ko nga kanina, na nagsimula ako, pinapanood ko yung laro. Tinamad ako kasi tambakan eh. Sabi ko, okay na to, SFB na to. Mismatch? Si BD Kings lang pinanood ko, sabi ko, mas malakas ka pa, buti. So, congrats sa'yo, pero tambakan, tinamad na ako. So, pero pagkataas ng laro, mas maingay pa eh. Parang kailangan natin. Sir Pao. Sir Pao, mas... Hindi nga kasi pinag-uusapan masyado ang finals ng PBA. Mas pinag-uusapan pa yung video clip mo sa Pauco Sports eh. Masigat pa si Billy. Alam mo mo, nadagdagan na nga yung mga kaaway ko rin dahil dyan eh. Nadagdagan na naman. Sa totoo lang, may mga mainstream media na nagko-comment, ayusin daw natin yung ano natin. Sabi ko pa, as if kaya kong... well, si Billy yan. Sino boss pa? Sino yan? Sikreto. Huwag mo na. Secret. Okay.
Sa basa ko muna si ano si Tanod. Tanod, kumusta? Long time no see. Hindi. Kumbaga kasi na yun no. Welcome back, bro. Natatakot lang sila. Naiinggit kay Sir Pao kasi mas maraming ano si Sir Pao bataan, sila wala. Sila-sila lang nag-uusap sa sarili nila. Totoo yan, totoo yan. Grabe ka naman. Maraming bataan, isa doon taga-bataan, bro. Huwag di naman. Pinanood ko yung dating ano ni Boss Pao tsaka nung Bads ba yun? Nandun si Chino, sabi. Natututo daw si Chino kay, ano, kay Boss Pao. Ah, Pao, salud yan. Di ba? Tanod muna. Tanod, bro. Hindi naman, kayo naman. Relax lang tayo, relax lang. Tanod, ikaw, kuwari may ganitong issue sa barangay mo, anong decision mo dyan? Ay, siyempre, bilang ano. Eh, di naman ako. Yung kapitan na magdi-decision yan. Siyempre, ako taga-out. sinuhulihin mo dyan? Alam mo, boss, yung mga ganitong klase ng issue sa barangay namin, pinag-uusap lang namin yan sa barangay. Well, bukas, magkukumari na yung mga yan. Nagmamadyong na nga yan sa susunod na araw eh. Ganon. Ganun. Hindi mo pa rin. Eh, Tanod, ano, seryoso ka ba niyan? Seryoso ka pa niyan, ha? Seryoso ka pa niyan? Ito nakakabilib sa mga bataan ni Boss Pao, eh. Ang, alam mo, low-key, pero ang bibilis mangalap ng mga source. Ganyan-ganyan lang yan, pero... mga marites, bro. Yung mga source yan, oh, ewan ko sa nila nakukuha. Basta source, batak yan. Basta chismis, updated. Parang showbiz, ha? Masa cheeses updated. Pero tinahanap nila si Billy. Wow. Pero hindi na si Billy. Papasukin mo, Boss Pao. Tingnan ko reaction niya dito. Celebrity. Pasok, tinanong ko, itatag ko kung ano papasok siya. Billy, papasok ka ba? magandang reaction ni Billy dito. Ito dapat, tingnan natin kung criticize ni Billy to. Pero tingnan natin. Ayuhan dapat ni Tab Baldwin, si Abueba. Pero ano, pero bro, dito... sige bro. Ay, sorry. Sige lang. Yung dun sa ano, altercation ni Mojo kani yung Calvin yung mag-asawa. Maano yun eh, parang pag-uusapin lang sila sa ng management, okay na yun. Ang mahirap dito ba yung ano, yung gesture ni Calvin kay ano, kay coach ko, kay George Gallen. Although naglabas naman ng statement si Coach George na hindi naman niya tinetake personal. Ano. Pero siyempre iba pa rin yung coach na malapit sa mga big boss na. Eh, alam mo naman yung history ni Calvin sa mga big boss dati. Nasuspend. Okay. Yun lang. Yun lang ang ano ko. Pwede kasi mangyari yan, Sir Pao, eh. Kasi unang-una, kabastusan yan sa PBA yung ginagawa ni Calvin. Labas na natin yung usapang asawa na yan. Kumbaga kasi ang inaano niya is coach eh, 'di ba? At nakikita ng mga kabataan, nakikita ng mga fans, ng mga ano, 'di ba? Eh, hindi lang naman ano eh. Kumbaga baka nga it's either mag-fine or maybe fine with suspension yan eh, one game. Malaking problema 'yon sa Magnolia. Oo. Pero kung ganito ano, kung magkaito ka trail na series, basically fine yan eh. Fine lang yan. Fine daw kasi pag sinuspend din nila itong si Calvin Abueva, eh, lalo nang nalugi ang ano ang Magnolia. Naalala ko, sinasabi na pag-usapan natin 'to dati nung hindi ko alam kung naalala nyo or baka iba kausap ko na nung nasuspend si Calvin Abueva, may nagmamayabang dito sa akin na kaya daw patinuin itong si Calvin Abueva. Eh anong ba sa tingin niyo dito sa reaction na 'to? Ito ba ay nagpigil pa si Calvin Abueva? Pero pucha, minura niya si Mo. Hinamon niya ng sapakan eh. Katimik yung niya yun, ha? Ano, yung dun kay Mo, Boss Pao. Oh, diba na-warning na nga siya natin na sinabi niya na magbabago na siya, diba? Oo. Oh. Pag nandun siya sa loob ng court, yung attitude niya, ano na. Hmm. Ito, yung nangyari kasi sa kanila, yung sa altercation nila ni Mo, off the court na yun eh. Although, yeah. Siyempre, ano... Nakuhanan ng video kasi. Oo, nakuhanan. Tapos puro siya pa yung ano, yung naririnig doon, ha? Oh, suntukan tayo, pakitulagan siya. Oo, nga suntukan. May minura pa siya. Hindi nga suntukan yung sinabi, eh. Sapakan. Oo, sa sapakan tayo mo. Boss Pao, yung during the game, yun ang mabigat. Feeling ko lang, ha?
yun ang medyo mabigat na. Ano, tsaka hindi ibang yun. Ibang issue yung ano eh. Ibang issue nga yun eh, dahil away away-asawa yung parang lumalabas. Mm. Hindi naman talaga within dun sa trabaho. Yung mismong sa court lang ang pag-uusapan talaga dyan. Mm. Yung mismong court. Pero yung regarding dyan, mga sa mga barangay lang yan na away kasi out of the company na yan eh. Sa barangay lang pag-uusapan yan. Diba, Kapitan? Yeah, tama. Well, probably, yan ang i-spin. Pero i-spin ng, ano, ng PBA, parang ganun, para medyo mapalaylo ng konti. Pero hindi natin maaalis na na-videohan sila sa loob ng venue eh. Yun yung sinasabi ko lang. As long as, ano, Sir Pao, as long as, Sir Pao, na-videohan or hindi, as long as may PBA insider na mag-inform na may merong commotion, automatic, ano yan, darating yan kay Kume, papatawag yan. Yun ang ha, yun ang sinasabi ko. Yeah, this is still related. All I'm saying is it's still related even if it's after the game. It's within the venue and the problem is here's the problem. Do you see kung sino-sino yung mga nando doon? Those are PBA officials. Yeah. Si ano? Si Mr. Robert Non? Yung isa ba? Yeah, yeah. Nando doon din yun. Coach Leo Austria na nga yung mga ano sa Paul. Coach Leo Austria din. Oo, man. Wow. Grabe. Hindi nila napigil talaga. Pero, ganun ang bugso ng puso. Lalo na pag talo ka, mainit talaga ulo mo. Talo ka na, tapos parang yung... Inasar ka yung pa. Ano, yung pride ni Abueva parang nano kasi. Lalo pat pinag-uusapan yata na nandun sa tabi niya yung anak yata. Eh. Mm. Mm-hmm. At yun yung pinakamasakit yun dito, nadilaan pa siya. Personal kasi yun eh. Oo, yun kasi kahit naman tayo eh. Magiging blanco talaga tayo kapag yung, alam mo yung sa bata na lang eh, di ba? Sa oo, sarili pero natin, lapses okay. Nga yun, Mark. Pero kung yung ano natin, yung bata, anak, iba eh. I agree. Ano, malamang ganyan din ang gawin ko. I agree. But it doesn't support the fact that we did something wrong. That's all I'm saying. It doesn't support the fact na hindi mali yung ginawa pa rin natin. Kumbaga. Normal yon Sir Pao. Kaya nga, ang sabi ko nga, kumbaga, yung isip ni Calvin nung oras na yan, blanco na. Blanco na talaga yan. Kung ano na lang talaga nabibitay, ugaling kalye na niya sa dati na lumalabas na eh. Ano mo, inaano ka na ng ano, sasabihin mo si Mo na, sapakan tayo mo! Diba? Inahawakan ka na, diba? Triggered na officials, yun. Eh. Yeah. Triggered yun. Blanco na yun eh. Tapos ito pa, ang dami niyang problema, pati mga media, itong picture na to, kumakalat. Oo nga. Ano yun? No. Luging-lugi talaga siya rito. Just ano? Kasi yan, Sir Pao, mahirap talagang, mahirap ng pigilan na mag-spread out yan, Sir Pao. Kasi yung kaibigan nga natin, nag-spread out kagad yung video, yan pa kayang mga talagang personality na, diba? Hindi, at saka ano, alam mo naman dito sa atin, pag nagkamali ka at pag ano ka, yun yes. Ang mabilis kumalat. Kaya alam niyo na, para sumikat ka agad. Diba? maglalaro ng basketball, Sir Pao? Hindi, talaga. Sabihin nga hinang gila. Hindi, love natin yan si, ano, si Idol. So, ayan, ayan. Saka, Sir Pao, masingit ko lang yung sinasabi mo na aktuan pa na videoan. Kasi nowadays naman talagang pagka may mga ganyan, ang bilis na mga Pinoy ngayon eh. Hindi mo talaga mapipigilan sure. Na mayroong may magbibideo dyan. Lalo pa dyan, sa venue, napakaraming media. Eh, kahit nga alisin mo yung media dyan, sigurado yung mga meron magbibideo din eh. Diba? Agree. Kaya talaga, mahirap pagka-iskandalong ganyan. For sure, may bid yung lalabas. Yeah, si BD Akyat. Si BD may ito sa BD Games. Sa inyo. Kasi sige, mas... Mark. Ano, mga kapatid, kasi kayo, mas ano kayo sa akin, sa mga, ano, sa PBA, medyo 7 years din akong natigil ano ng PBA dati. Pero taga kung naman. Kayo, na-observe nyo na ba dati, meron ng ganito bang... Hindi, Sir Pao, I was grade 3 hanggang grade 6, hindi ako nanonood ng PBA. Oh, kasi sa probinsya kasi, walang ano, wala kaming TV. Oh,
Tama. Sa probinsya yan, grabe ka naman. Walang probinsya sa, walang TV sa probinsya nyo? Wala kaming TV, Sir Pao. Wala kaming TV. Ah, okay. Sa probinsya dati. Sige, go. Oo. Kaya medyo ano lang. Ang tanong ko lang sa mga kasama natin, sa'yo din, may na-encounter na ba kayo dati na ganitong scenarios? Na pamilya, mag-asawa, nag-aaway na backstage na ano ba? O talagang dahil lang medyo umano tayo dahil may social media eh kaya nagiging mabilis ang balita sa mga ganito. Ano kung meron? Mga girlfriend. Barabarangay lang ba? Mga barabarangay, gano'n? Sa basketball, sa PBA meron. Ah, PBA? Meron bro. Ang naalala ko na talagang televised eh. Oo, eh, no? Meron bro. Yung mga girlfriend, mga asawa, nag-aasaran. Meron. Yeah, alam ko meron eh. Umaabot sa social alam media. Alam ko, Sir Pao eh. Alam ko meron. Dati, parang panahon dati ng ano ng Red Bull. Yung kala Yeng Yao. Okay, sino ba yun? Si Jim Meltorion. Yung asawa ni Jim Meltorion dati. Pagkakaalala ko eh. Kaaway yung asawa ni ano ni Art De La Cruz. Parang ganun ata yun. Yun ang pagkakaalala ko dati. Nangyari na dati yun eh. Hindi ko maalala. O nasundan pa ba yung ganito, hindi na problem. Hindi pa, o tayo lang talaga. Hindi pa yata pinapangalak nun. Medyo lang ito dahil nga may umaalis. Yeah, 2004, 2003. Singer pa ako niyan. Latest ni Mark. Singer pa ako niyan bro. Wala pang sa trip ko alam na alam eh. Na Mark. Mark, lumalabas. Si Drin pa rin tao eh. Pre, nung 2003, 9 years old lang ako noon. Ano nga ba? 9 years old, alam na alam mo na yung away ni ganito, gaway ni ganyan. Ikaw pa unang Marites. Siyempre. Ganun talaga. Unang Marites. Born Marites talaga siya. 2003? Aba, taga. High school pa rin. Baby pa lang ako niyan. Baby pa lang ako niyan eh. Ano yun eh? Paano pa lang ano dati yun? Nung batang Red Bull, diba? Batang Red Bull pa nga dati. Batang Red Bull. Kailan ba pumasok ang Batang Red Bull? 2004? Diba, lagi sila may away lagi, suntukan, kainitan. Loko kasi ko, si Torion. Yun nga parang naano ko, parang may na-encounter pa ba kayo? Kasi nga, yun nga, 6 years nga rin ako natigil ng buhay akong probinsya. Meron talaga dati. Meron. Siyempre, iba may yung... May naaalala ano, kayo. Ibang nga. Iba ngayon pag may lalo na may social media tapos sikat ka pa edi highlighted nahuli pa sa akto. Iba minsan doon lang eh nakikipag-away lang sa social media yung mga asawa. Ayun nga pala dati din pala may issue din pala sa Bueba. Yung asawa din niya. Yung ex din pala ni Ray Parks. Oo, di ba? Yung nakakaway din ni Mike Rivera. Ni Bueba. Yun yung huli, bro. Ito yung statement na to, babasahin ko sa inyo. Oo. Regarding that, nababasa nyo ba hindi? Malabo. Hindi, Sir Pao. Wala, malabo. Send mo sa GC, Sir Pao, panoorin, basahin na. Hindi, basahin ko na lang para sa inyo. Ito yung statement nung babae kasi. Taga. Sabi, I was walking back towards SMB dugout to use the restroom. He was standing right there and as I walked, past him, he locked eyes with me. Smirk, nodded his head up and down, said, yeah, laughing. I kept walking past and said, what the fuck is wrong with you? Medyo nagmura pala, no? He literally walked after me and got right in my face. He is not mentally stable. Ito yung ano yung statement na naalala ko na, dahil doon sa issue niya dati. Sabi dito, when the PBA allowed him to play again, I was cruelly rooting for him and said that everyone deserves second chance. He clearly did not change. Ayun yung issue dati, yung sinasabi Mark. Not to mention his locker room was on the opposite side of the arena. There was absolutely no reason why he came to the SMB dugout and was standing there. Mm-hmm. Ano masasabi nyo dan? Parang pinuntahan daw. Bakit nando doon? Baka naman may kinausap lang doon sa SMB. O nga naman din, Sir Pao. Bakit yun na doon si Calvin sa ano lang? Hindi o, kasi mga tropa niya naman yung mga si halos eh, nasa sa SMB. Hindi ba sa arena? Ba si Romeo kasama niya? Baka sabay sila ni Romeo lumabas. Si Romeo, si... Daanan ng exit. Kumpare niya. Daanan ng exit yun, bro. Si Big Manuel.
Tsaka daanan ng exit siguro yun. Hindi kasi sa MOA, saka sa MOA kasi, ang pagkakunyari, isa lang yung dinadaanan na daanan na likod ng mga players eh, papunta sa parking lot eh. Kaya siguro nagkasalubong. Yung pwesto na yan, syempre, kasi di ba, kung saan ang kanilang ano, bench, ano, dito sila dadaan, di ba, Sir Pao, di ba? Kagaya sa Araneta, isa yung daanan, di ba? Sa kanila, parang kanang kaliwa. Ngayon, yung tinutukoy siguro dyan na way na daanan is, yun nga yun, di ba, pagkagaling nila ng, ano, yung sa Green Park ba, yung sa likod ng Mall of Asia, yun yung daan, papunta doon sa parking ng Mall of Asia. So, baka yun ang tinutukoy nga siguro ng babae, ba't nandito si Calvin? Eh, isa lang naman yung daan doon. Players and staff, ano, exit and entrance. Ayun. Mainit. Pero anyway, ang katotohanan dyan, Sir Pao, pinapainit nila kasi pinag-uusapan natin ang Gilas eh. Masyado mainit kasi ang Pao Kasport sa Gilas eh. So pinapainit ang PBA para mapag-usapan. Kala nyo lang yun. Okay naman. Natatalo na kasi natin ang mainstream media, Sir Pao eh. Why, itangin na nyo. Mapapaaway ako sa mainstream eh. Ako inaaway eh. Ako inapapaaway eh. Ako kasalanan yung mainstream, tawa ka ng tao eh. let's just do our job. Let's just do our job. Okay, wala nga tayo doon eh. Nakikigamit lang tayo ng ano nila eh, ng ano na, pasensya na po ah. Ang opinion ko po ay hindi, ang opinion po nila hindi ko opinion niya na. Oh. Eh, nasa demokrasya pa naman. Teka, hindi ako kasi tapang ni Billy. Nasa demokrasya kasi tayo bansa, kaya ba ano kami rito? May karapatan kami magsalita. 'Di ba, Kapitan? Tama, Master Mark. Nasusulat yan. Nakablatter na nga eh. Rigo. Dapat pahinga ako ngayon. Hindi dapat ako magla-live ng ano. Dapat relax. Ano, hindi lang. Personal lang na usapan. Doon sa kabila. Iniisip ko. Eh, kala, ako nga kala ko nga. Pau project gagamitin mo, Sir Pau eh. Yun nga. Yun ang plano ko. Yun ang plano ko. Kaso, mas importante chismis sa kanyari kay Alcalde ng Bebe. Ito na lang pagkwento na. Okay lang naman. Medyo chillax conversation tayo. Kasi nakapapagod din ako eh. Nakaka-invigorate minsan yung may mga trending na nangyayari. Kasi alam nyo anong gano'ng kahirap mag-isip ng content araw-araw na pag-uusapan. Ay, Jesus ko. Eh, bagong content ka nga shiner sa group, Boss Pawi, yun na lang. Sira. Hindi ko content yun, hindi ko content yun. Content ng iba yun. Buti no, ano, Sir Pao. Sir Pao, buti din nagpag-abot si Calvin Abueva sa kasi OG Minor. Dati si OG Minor, ano rin din yun eh. Lagi rin napapaaway din dati yun eh. Inabot na lang yung portumeral ko yun eh. Di ba dati, yung OG Minor? Buti din nagpag-abot si Abueva sa kasi OG Minor. Oh, hindi ko rin inabot yun. Si Mark talaga, ang daming alam na play. Ayaw, hindi ko rin inabot yun. OG Minor, buti din inabot yun. Hindi namin inabot daw yun. Huwag nyo nga ako lukuhin. Hindi ko pala lang kailangan si OG Minor. 2010. Kaya naman, binibiro si Mark. Kayo kuya Mark, pasensya na mo, Kuya Mark. Ito, nag-abot, Mark, nag-abot kasi si, ano, nag-abot si Ogie Minor tsaka si Calvin Agueva sa D-League. Nag-abot sila doon. Okay. Si Ogie Minor kasi, player siya ng San Beda. Even sa NCAA, nag-abot sila sa Baste. Si Baste, ano si Calvin, si FC Minor sa San Beda. Oh, sa Beda. Oh, si Calvin na Beba kasi nauna lang graduate sa akin isang taon yun eh. Graduate si Calvin ng kolehiyo 2014 eh. 2015 ako graduate eh. Pumapasok mga doon. Kasi yung ano, Sir Pao, yung classmate ni Calvin Abueva, Sir Pao, ano, ka OJT ko dati. Yung classmate ni Calvin Abueva sa San Sebastian. Itong mga to, pag pumapasok, same tid eh. Kung kailan nila gusto pumasok, sige lang. Sila ni Ian Sangga lang, saka si ano, Ronald Pascual dati. Wait, may sama pala loob mo, ganun. Kinatubo trio. Kinatubo, no? Kinatubo trio. Sila yon. Sila nagpakaya. Eh, di ko na makaschoolmate yan eh.
Nadinig ko na nga sa kuya ko 'yun. Okay. Actually ano, yung balik tayo sa ano, yung sa mga girlfriends and wives na nagkaka-conflict. I remember dati it was San Miguel versus Tocantex. Yung girlfriend ni Semra dati, si Gwendolyn Ruey, beauty queen 'yun. Tapos sinabihan daw siya ng asawa ni Troy Rosario ng yaya. Nag-abot sa kaso 'yun. Even yung asawa ni Marcio, 'di ba? Parang may issue din 'yan. Oh, may issue din 'yun. Actually, 'yun yung ano, 'yun yung may time kasi yung mga wags. Wags is yung sa PBA kasi yung term nila diyan is wags. Wives and girlfriends, yung what wags. So yun yung may times na nagkakaroon sila ng beef. Doon. Yun yung remember ko kay Gwendolyn. Yung kay Gwendolyn Ruey. Beauty queen yun ah, si Gwendolyn Ruey. Sinabihan siya ni ano ng wife ni Troy Rosario ng yaya. It was TNT and SMB finals din yun. Mm-hmm. And may asawa ni Semirad. Masawa ni Semirad. Oh, yung di ba yung asawa ni Tony is si Sam, Sampito. So yung kay David, si Gwendolyn Ruey, oh. Si Gwendolyn Ruey, girlfriend niya pa yun that time. Tapos sinabihan siya ng yaya ng wife ni Troy Rosario. Tapos next month naghiwalay na sila. Yeah. Oh, naghiwalay na sila noon eh. Iba yung pinag-ipinan ni ano, Semirad. Ako ba si umabot babalik naghiwala yan kilala kilala update abisado ni Mark dulo no bilib talaga ako kay Boss Mark dati mga ex girlfriend ng mga talagang teka marami kang malalaman sa up nyo eh siyempre may mga ideas din kami magaling talaga ibang klase iba si Boss Mark pasok muna ako ng mga baguhan natin sabay na natin ipasok to. Medyo nagiging regular na rin ito, dating regular din. Pasok muna si Ama at saka ano, West and East muna pasok natin. Ito si Ama at saka si Carl Angelo. CA. Okay. From yes, yeah. Carlo. Sir name. Good morning. Yeah. Sir Dream. Hello everyone. Sir Mark. Kuya Nimel. Oh, ano na? Yun si Gwen Zamora pala. Pinagpalit kay Gwen Zamora pala. Oo. Hindi na napagod na ako kasi hindi ko in-expect na ano, sabi ko pa kay Mark na ano eh. Sabi ko, Mark, dahil nga ang PBA, alam naman natin na talagang naghihikahos, no? Kaya, kuya. Yes. Ano, sa marketing. Lalo pa ang pumasok sa ano, nawala ang Hinebra. Kung nandiyan sana Hinebra, hindi sila hirap na i-market yan eh. Zero SMB. Tapan. So talagang pero I don't think hindi naman hirap masyado, Sir Nem. Pero obvious naman talaga na pagka hindi Hinebra nakapasok sa finals, iba ang dating ng ano ng audience. Nga lang. Iba yung Hinebra. Eh. So pero ano din, kailangan nilang gumawa ng eksena para ano, ang pinaka the best talaga pang eksena si Abueva. Yeah. Patok na patok. Yeah. Hindi kahit saan mo anggulong tingnan. Kung 'yun ay totoong quarrel na talaga, grabe. Yeah. Hindi ganoon lang mag-reaction lang ni Abueva. Pero kita mo tino, halos lahat ng mga sports ano, kinagat lahat 'yun eh. Mag-ano kayo ngayon, trending na trending talaga Abueva. Iba talaga ang pangalan ni Abueva pagdating sa basketball. Tapos sa basketball pa. Abueva. May tanong kasi Ama. Yes, sir. Pwede na ba bansagan si Calvin Abueva na angas ng PBA? Hindi lang pwede. Pwede talaga. Pwede talaga. Ito yung ano eh. Ito yung Rudy Distrito eh. Kung naalala nyo noon, mga panahon na yun, panahon ni Onchi de la Cruz, di ba? Panahon ni Onchi de la Cruz, panahon ni Rudy Distrito. Ito yung makabagong panahon talaga. Na ito yung lehitimong angas talaga ng PBA. Kasi tingnan niyo, kung tutusin. Hindi, nagpapatong tayo. Sige ka muna, Carlo. Yung angas ng Pinas, ganun. Grabe. Hindi, sa basketball yun. Iba naman yung sa boxing eh. Iba pala yun. Sorry. Oo. Ayoko muna isigwe sa boxing kasi baka magalit sa akin si Pau. Basketball tayo.
Pasalita mo na si Carl Angelo kasi pwede medyo... Yun, sir, Pao. Angas ng PBA. Pasalita si Carlo Angelo, pasalitain natin. Kasi mahina ang dating niya, kaya na-overtalk siya. Carlo Angelo, ano ba yung gusto mo sabihin? Ganun, as you mentioned, Ogie Menor, I watched him before sa TV, San Beda. Kasi I'm a big San Beda fan by that time. It was him, Al Jamal, who's kamampangan as well. And then Coach Alex Angeles, they won the title. Tapos yan, si Abueva. Nakita ko biglaan na lang ano eh. Minsan pag hindi player yung mga nag-aaway, mga asawa nila o jowa nila yung nagbabardagulan eh. For me, as a kawampangan, like, siguro part of the hype, pero pangit tignan, man. Like, on how Calvin should act up, man. Don't, like, leave that thing out. Kasi kung ganyan, natalo yung loss, you're back to the drawing board and get into something. That's all. Thank you. Exactly. That's good. Good opinion. Yeah. Oo. Pangit kasi tingnan ko sa pangit, pero kung ang magiging impact naman ito mabuti sa organisasyon, eh mas pipiliin nila na magpakita ng konting pangit. Kung so, nakakatulong naman. Nasakripisyo na ngayon si ano? Nasakripisyo ngayon si Calvin Abueva. Sanay na siya doon. Talaga, ang hirap sanay na si Abueva sa galong isena eh. Oo. Oh. Hindi, tsaka may tsaka wala namang ano, wala namang physical contact na nangyari. So hindi mauuwi sa si Abueva ay mawawala sa PBA. Pero tapos may nangyari. 'Di ba? May issue pang ano, may issue. Hindi, normal naman 'yan kahit sa NBA nga eh. Nangyayari rin 'yan eh. Yung mga ganyang ano na mga superstars yung involved na nauuwi sa ano, 'di ba? Kaya ako para sa akin lang ha, ito ha, sarili kong opinion. This is part of the hype. Na pag-usapan ng PBA kasi parang malungkot ang finals eh. Doon mo game 2 na ang pinag-uusapan niyo parang gilas. Sabi ko sa iyo, Sir Pao, malakas talaga ang Pauka Sports sa mainstream media eh. Eh naiinggit sila eh. Ayan ka na naman. Hindi mo ba? Patutulang, sa totoo lang Pao, real talk tayo. When it comes to ano social media sa YouTube, sa Facebook, hindi finals ang pinag-uusapan eh. Sa totoo lang, ang pinag-uusapan, gilas. Tapos bilig ng ano, ng Japan. Yun ang pinag-uusapan. Ha? Na, so talagang ano, nabibihan. Pero kung Hinebra sana ang nakapasok sa finals, matik yun na talagang hindi nyo na kailangan i-hype. Dahil pag-uusapan at pag-uusapan nyo may at maya. Hindi lamang ng mga social ano, platform maging sa ano sa tinatawag na mainstream media eh ngayon okay, parang matagalay eh. Actually mainstream yes, media nga napakadaming post ng mainstream GMA ay sabi ko sa'yo binaha ako ng ano eh binaha ako ng PM niyan eh pero isa lang komento ko eh. Oh. Sabi ko, hype yan. Hype. Kasi kung minsan, bad and good publicity, kung makaka-better sa organization, they will do it. Bibigyan nila ng green light yan. Pero ang ganda ng setup, no? Kuy, ano, Sir Pao, no? Doon sa pangyayari, no? Nandun yung asawa ni CJ Perez, eh, no? Ang ganda ng acting eh. May taga-awat kagad kay Miss Aida mo Aida Tautua eh, no? Oo. Ang ganda ng ang galing ng director ng diba, PBA eh. No? parang will rehearse, di ba? Rehearse na rehearse eh, no? Sa akin lang ha. Basta nung may nag-PM sa akin na kaibigan ko, isa lang agad ang sinabi ko, LOL, hype. Kasi kung mapapansin niyo, talagang seryoso, kung seryoso talaga yun, na talagang nabastusan yung babae at nabastusan din si on both sides na nabastusan sila pareho. Hindi magpapapigil si Abueva ng basta-basta na ganyan lang. Lalo na kung ang pinupunto niya sa harapan ng anak niya nangyari. Hindi papapigil yan, 'di ba? Kasi masuspindi yan. Hindi papapigil. Saka na nakita mo napaka-light lang ng awat sa kanya, 'di ba?
Ang agresibo yung asawa. Diba yung asawa ang agresibo? Napinuksan pa yung pinto, di ba? Sa kasi Tautua, ano eh, no? Si Tautua hindi sumugod. Tapos, hindi ako nangyayos sa asawa na buwag. Nakurelak na bumunta doon sa ano eh, dugout eh. Di ba? Ang galing ng director, no? Hindi talaga kung ano. Parang hindi ano eh, parang hindi makikipag ano talaga. Yung wala, wala doon. Talaga. Parang naghihintay silang magpapigil. Role na magaganap. No? So, oh, pero sa nakikita ko talaga, it's a part of the hype ng finals. Hindi ba na-sold out yung mga tickets nila? Hindi, hindi. Nakita nyo naman. Hindi. Nakita nyo naman. Nakita nyo naman yung Anomalopecia. Hindi ganun kaugong ang ano tao. Di ba? Game 3, maraming manonood nito ngayon. Game 3. Okay ito, game 2 na ginawa. Para game 3, maraming. Aabot pa ito ng ano? Aabot pa ito ng huling i-stress pa po. Oh, game 7 pa yan. Naabot yan. Pero ko, I don't think aabot ng game 7. Ba, kung saan nangyayari ngayon? Ang dami nagka-interest. Pipigilan mo ang ano? Ng tao sa... Ang sigurado niyan, Sir Pao, ang odds niyan sa Magnolia na tingin mo. Sa odds. Hindi. Hindi. Llamado? SMB pa rin. Llamado pa rin. SMB pa rin. De, ang dulo so, ko pero mas, mas maraming pupusta sa Magnolia. Oh, yun. Sir Pao. Pwede. Game 3, may bago na namang kaway si ano, sa Abueva. May bago na namang kaway si ano, sa Abueva. Si Cruz na naman. Sino naman yan ang play? Si Jericho Cruz naman. Oo, si Jericho Cruz naman. Sabi ko pa naman kay Drin, wala muna akong ano sa PBA, Drin. Kasi, naano ako eh, kumbaga, parang kulang sa hype eh. Biglang-bigla, may nagpadala sa akin ng mga video clip eh, sabi ko, patay. Gumagana ngayon ang hype ni Abueva. Si Abueva talaga is a perfect man para pag-usapan yung ano na yan, yung finals na yan. Yeah, so I don't even know who's playing and I want to watch the game just to see if there's going to be a Royal Rumble breaking out. Ah, wala naman. WWE. Walang magkakaroon. Royal Rumble. Hindi mangyayari. Si Darak. Sa ano ha? Sa Wednesday po. Takot next lang nila kay Long Hair. Yun na nga eh. Mas madali daw ma-rehearse kasi isa lang compound eh. malabo kasing paniwalaan na magkaroon talaga ng ganyan lalo na under ng SMC Parehas. So never mangyayari tayo 7:30 ah. 7:30 live commentary tayo habang abang tayo. Malabo yan kasi unang-una yung isang franchise eh, yung isang may-ari eh. My goodness. Mas takot pa nga yung ipatawag. Eh, sandali, dali. Nawala. Ano yun, Chris? Sorry, go. Mas takot pa nga yung mga yan na ipatawag ni Al Francis Chua at saka ni RSA kaysa ipatawag ng PBA office. Oo, totoo. Siyempre, idol natin si Kume. De, pero totoo yun. Kasi doon pa lang sa punto na ano. Isipin nyo, ha? Parehas na ang isa may-ari nung ano nung dalawang team. Tapos magkakaganyan. Dito pa lang makikita mo na eh na meron talagang ano ganap. Kasi tingnan mo ha, nakaposisyon agad yung taga-awat eh. Tapos yung pintuan walang guard no. tapos si Tautua na, may isang footage na nanduro lang siya, hindi siya sumusugod, no? Tama. Tapos yung pagpasok niya sa Tautua, yung pagpasok niya sa ano, sa dugout niya, diba? Relax na relax lang eh. Tsaka kung gusto talaga sumugod ng mga yun, susugod yun, lalo yung asawa ni, ano, ni Abueva. Yung pagpasok pa lang sa pinto na yun. Oo, susugod yun eh. Hindi, ang hinihin pa ng pagbukas ng pinto eh. Saka hindi umalis doon sa pinto. Nandoon lang siya sa pinto. Wala. Oo, hindi pumasok. Magkano kaya talent pin nila, no? Bakit parang nagba-bounce back ang boss? Hindi ko alam kung sino yung may nagba-bounce back. Mag-unmute kayo pag hindi kinagsasalita para malaman natin.
Hello. Salita ka ulit, Ama. Sound check. Wala naman, no? I either si Mark or si Chris. May nag-bounce back. Hindi, wala. Magsalita ulit, Ama. Sound check. Salita ka ulit. Okay, sound check. Si Mark. Si Chris. Si Chris yan. Kaya tinry ko mute kanina si Chris. Chris, mag-unmute ka. Ama. Sound. Ay, naka-Chris. si Chris niya. Oo, double yung ano mo. Nakabukas yung ano, yung YouTube. Hindi ko alam kung ano nabukas. Ito na. Yung YouTube. Ito na. Nagpapasikat kay ano. kay Billy. Nag-post. Lakyak. Nasaan na po yung magaling na physical yung tapos talentado sa kila. Nahiya ngayong gabi. Nahiya ngayong gabi. Ikaw naman. Ah, Drin. Thank you so much, ha. Salamat, ha. Thank you for trying my, ano, sure, my chicken. May sisend ako sa SR naman. Ay, akit ka, Basketball Republic. Mabilis lang. Akit ka naman dito. Oo nga, pakitin mo yan, Sir Pao. Interviewin nga natin yan sa pinapa, ano niya. Bakit mo kasi binidyohan Basketball Republic? O talaga eh. Mute ka lang lagi, Chris, pagkatapos ka na magsalita. Sige na, akad ka na, bro. No, paliwanag mo yung side mo. Paliwanag mo yung side mo, bro. Bakit mo binidyoan? Yung tuloy, din nagtago na. harapin mo si Billy dito. No. Hindi pa rin ba tapos yan? Alin? Hindi, may video na ano, kaya ni Muel, pinakita kung paano si Billy mag-basketball. Binidyo. Kaya lalo kayong inaasaw ni Billy. Patay ang buti. John Eric, kaya lalo kayong inaasaw ni Billy. Hindi, okay naman si Billy. Kaso, ayun nga lang. Sinasabi ko, guys, I'm saying this, everyone is welcome to say whatever they want. Pero, take responsibility and accountability. Pag may taong nagalit sa inyo, nagbasa sa inyo, magdag-detret sa inyo, iba, problema nyo yan. Ako, I also take responsibility na pinasalita ko kayo dito. So, medyo dawid din ako. Kaya minsan, pinipigil lang ko yun ng konti. Kasi, hindi ko alam kung kakayanin ko. Kagaya ngayon, medyo, Jan, Eric, Basketball Republic, may mga mainstream media na medyo nagpaparinig-rinig sa akin sa content ko dito sa Gilas dahil kay Billy. Alang ya. Eh, sabi nga nila, bad publicity. Publicity. Hindi kasi sila, Sir Pao, hindi kaya nila. Sir Pao, hindi kasi nila kaya sabihin yun eh. Oh, kumbaga si Billy lang may kakaya magsalita ng ganun. Kumbaga, yung attractive ng show mo, nakuha nila eh dahil doon sa sinabi ni Billy. Kasi kakaiba yung mga pinagsasabi ni Billy. Lakas ng loob eh. Biruin mo si Team Co, sasabihan mo ng ano, di ba? Prove to me, di ba? Talagang siyempre, mga mainstream, prove to me, di ba? Kulang, di ba? Quote of the day, prove to me. di ba? Totoo naman, bro, Billy, kung ano naman. Siyempre, nakuha yung attention ng mainstream media. Ako, kudos din ako kay Billy, ha, kasi he have the balls to say that words, di ba? Oo. Wow. Abirin mo, ang daming yung against sa kanya, pero he stand his ground. Ayun. Kaya ako, sa tingin, alam nyo, huwag kayo magagalit sa akin, ha? Sarili ko lang opinion ito. Ang tao kasi, kinabibiliban ko din kung kaya niyang panindigan yung mga sinasabi niya. And he did it. Biro mo, ang dami nyong nag-aagit sa kanya. Pero talagang, yung composure niya, hindi nyo mabago. Di ba? Kaya ako, kung minsan kasi ganito yan, eh. Sa isang pelikula, pag wala kasing villain, hindi magandang panoorin ng pelikula. Kaya lagi yan, pag gumagawa ng pelikula, kahit anong Bollywood man yan, Indonesian movie, o ano mang klase, Hollywood, iba talaga kapag ka merong ano. Pao. Gumaganda ang kwento. Kita mo, uminit okay, tuloy ang tao. Di ba, uminit ang tao. Yan din ang comment sa comment section, Sir Pao. Hindi daw si Billy yung tama. Oh. Alam mo, Sir Pao, si di ba, noong panahon na, ano, di ba, itong show mo talagang, alam mo, uminit, usapang boxing tayo noon, di ba?
Manny Pacquiao, Casimero, kahit sinong Pinoy ang lumalaban, pinag-uusapan natin tayo nila ni Bro Diggs. Pero nung umano ni Billy dito sa show mo talaga, talagang mo, pati nga mainstream media na noon pa yung pag lumilitaw si Billy, lagi si Billy ang ano pagdating sa comment ay sa comment section ni Pau, makita mo bumabado ng ano. Oo, ayun nga, ayun kay ni Mel. Eh, ibig ko sabihin kay ni Mel, kumbaga yung dahil nga nung pag-aano-ano ni Billy dito kay Sir Pau, lalo kuminit di hindi lang boxing, pati basketball umiinit din ang topic dito kay Sir Pau dahil nga doon sa ano ni Billy. Kaya ano rin si Billy, kumbaga ito yung may bayag talaga siya na patunay at ipanindigan niya talaga mga pinagsasabi niya. Panoorin mo yung clips na kinakat ni Pau kay Billy. Tingnan mo yung mukha ni Billy. Relax na relax yung mama. Kaya talaga, tinukonsente niya talaga si Billy ha. Pinapatapos si Billy lalo. Ang ibig ko nga sabihin, this is what I observe kay Billy. Na parang nakikita ko pag sa boxing, parang nakikita ko. Iba naman kasi ang dating ni Silver Boy sa boxing pag nagsasalita dito kay comedy . Eh kay Billy kasi ano eh yung alam mo yung seryoso pag nagsasalita pinaninindigan talaga niya. Kaya nga hindi ano okay ma-open sa akin guys ha kasi hindi man ako ano sa basketball. Naobserbahan ko lang ito. Nagigil na kayo sa kanya pero si Billy parang wala lang eh. Alam mo there's wala baka nakikirid niya pa ito sa duty niyo eh. Tama ka diyan ama. Sumasayaw nga siyang ganun eh. Alam mo, sisikat talaga, pinapasikat niya talaga si Billy. Alam mo, wala na nga siya dito, siya pa rin pinag-uusapan natin. O ba, teka? Hindi, kasi nga, dito kasi na, ano eh, kung minsan kasi, yung Billy, yun ang nare-recognize na nagdadala ng show. Kasi kung lahat tayo dito, amen lang tayo ng amen sa pinag-uusapan natin dito, eh parang walang dating ang show, di ba? Diba? Tsaka si Billy pa rin hindi talaga matatag. Tama yan. Pero tama. Ang siguro nagpaano kay Billy, kahit anong sabihin mo, kahit kala mo yung corner na siya, wala, hindi pa pwede. Corner na corner na. Ano ko yun? Ano ko yun? Prove to me. Wala. Urong ka bigla. Sandali. Hindi pa pala tapos. Hindi, pero sa totoo lang, sir, pa, kung sa kaalaman lang, si Billy, sobrang lawak din ng kaalaman din. Kaya lang talaga medyo yung ating mga kasama, yung bra, meron din talaga nakakabitaw din si Billy na alam mo yun, yung kagaya nung sa hindi maruno, yung ganito ganyan, mas mabuti pa si ganito, di ba? Teka. Kumbaga, syempre, hindi yung mga kasama natin dito, hindi sila sang-ayon. So, nandun na nagkakaroon ng point out. Ano yung Sir Pao? Tingnan ko kung ano reaction ni JM. Si JM kasi yung medyo uminit din dito kay Billy. Oh, yes, si JM. Si JM sa backstage. Si JM. Si JM. Bakit mo si JM? JM, bakit ka JM? Baka hindi agree. Bro. Napangamot ka na naman. Ba't may tangol mo kay Billy? Eh, di ba si JM yung lagi nang gigigil kay Billy? Mahirap po muna kung alam mo sa sarili mo hindi ka rin marunong mag-basketball. Diba? Parang lesson learned sa kanya yun. Alam mo, hindi ka ganun kagaling sa pagbabasketball. Pero kung pumuna ka, eh, sagad-sagad. Diba? Tapos ngayon, nakita yung ganong video. Diba? Siyempre, patay tayo. Sa kanya bumabalik. Isala lang kasi ni BR eh. Sa kanya babalik yung mga sinabi niya. Diba? Siyempre, sa kanya yung balik ng pangpukot siya kaysa yung pagiging okay na sana yung angas niya eh. Kaso, kung ganun yung mangyayari, babalik lang sa kanya. Sa yung aasar rin ang aasar eh. Diba? JM, relax ka lang dyan. Kita mo nagiinuman ka dyan. Sige na, bro. Hindi. At may... Sangyup. Nandito kami kumaka. Hindi, pero pag nag-face off si JM at saka si Billy, gigil na gigil mo si JM eh. Kung kami minsan ini-invalidate namin yung sinasabi niya, dapat hindi niya rin i-invalidate yung sinasabi namin kasi yes. Parang pag sinasabi na ano ngayon? Ruby kasi Tui. Parang kasi pag sinasabi rin namin yung mga tamang yung mga possible din na pwedeng gawin, parang gusto niya siya yung tama sa sinasabi niya, di ba? So yun lang naman yung nagiging problem eh.
Yun yung character niya, bro, eh. Kaya huwag natin. Pero, alam nyo, guys, habang pinapanood ko kayo. Ganun nga yung character, wala rin mangyayari. Habang pinapanood ko kayo, naginigera nyo si Billy. Ako sa sarili ko, napapangiti na lang. Kasi nakikita ko si Billy, parang nag-i-enjoy siya, eh. May naasar kayo, eh. Okay. Sir Pao, mas okay pang topic si Billy. Mas okay pang topic si Billy compare sa Abueba. Kasi sa Billy. Lagya kayo. Pinapasikat nyo talaga, ha? Nagpapasikat talaga to, ha? Baka sa isang araw si Billy na bumabalik sa akin, ha? Alam niya yung statement na yun ni Billy, parang nakarating na rin yun sa ano, eh. Sa mainstream, eh. Oo nga, may nagagalit na nga sa akin. Sa ano po? Pinapayagan ko daw yung gano'n. Hindi, wala naman. Wala namang kumbaga yung mama, wala naman siyang dinadamay, sarili niya lang, eh. Sarili niyang opinion yun, eh. Sarili niya, wala naman siyang binabanggit na pangalan, eh. Oo. Kumbaga opinion niya yun, eh. Kung ano yung napapansin natin mali na ginagawa ng ahing siya ng basketball, eh, kung nakakabuti naman sa paningin niya, 'di ba? Sa kakabubuti, 'di ba? Mga ganyan lang din kasi, kumbaga, pinipigilan tayo magsalita kung ganoon. Kung ganoon naman pala siya. Alam mo, ilang beses na yung kinorner ni JM. Nanando na talaga siya sa corner. Kumbaga sa boxing talagang wala ka nang lulusot. Pero hindi pa rin, eh. Hindi niyo pa rin kayang baguhin yung kanyang pananaw, eh. Kasi yun talaga siya. Yun talaga ang ano niya, sabi lahat ng binibitawan niyang salita, talagang pinaninindigan niya yon. Pero alam niyo sa mga sarili niyo na majority kayo nagsasabi talaga ng reality regarding sa topic, kaya lang yung mama, hindi niyo talaga kayang i-convince. Ganyan, Mel, parang may kilala tayong ganyan din na hindi rin nila ma-convince, pero nag-ano sa social media. Parang may kilala tayong ganyan, di ba? Ayoko na magsalita. Kasi nag-promise na ako, eh. Nag-promise na ako. Ayoko na bumansin. Tsaka ano, ang ikinainit ko lang naman yung sasabihin niyang walang talent yung mga Pinoy. Hindi tama yun. Aray ko. Sablay yun. Diba? Sablay talaga yun. Totoo lang. Kaya lang. Hindi niya pwedeng sabihin na bulok yung mga Pinoy, puta. Anong nagawa ni Manny Pacquiao? Eh kasi pag sabihin mong walang talent ang Pinoy, overall na walang talent lahat ng mga atleta natin, di ba? Hindi niya. Doon naman ako. Doon ako mag-a-against din doon. Hindi, doon ako mag-a-against sa sabihin walang talent ang Pinoy kasi I've been roaming here in Western Europe. Pag sinabi, where you from, Philippines, ang binabanggit talaga, Pacquiao. Manny Pacquiao. Si Tyson Fury nga, di ba? Kenny Mel, di ba? Nakausap mo nga si Tyson Fury, di ba? Nung sabit sa'yo. Manny Pacquiao. Pacquiao. Tapos hindi ko alam na close friend pala si Tyson Fury at saka si Champ Nonito. Kaya ngayon, nakiusap ngayon si Tyson Fury na babalik yata siya next year dito after nung laban niya ngayong May kasi nadusog ng May, eh, di ba? Then meron siyang cut dito sa mata niya, sa may baba ng kilay ng mata niya, na he wanted to meet me again kasi nga nalaman niya na meron pala akong ino-operate na yate. Yeah. Wag muna natin masyado pag-usapan si Billy at hindi basketball yan. Balik tayo kaya buweba. Pangit naman kasi hindi niya mapagpagtatanggol lang sarili niya. Ibig sabihin, pinag-uusapan lang natin siya pag wala siya dito kasi nananalo tayo, hindi siya makasagot. Pero ang lupit ni ni Basketball Republic ang effort niyang maghanap ng video na yun, ha. Ay, ibig ba klase na yun? Para i-content siya ng malaking channel, Basketball Republic, si Billy, aba. Di ba? Akala ko ba, wag na muna kay Billy. Balik tayo kay Abueba. Si JM, JM, kumain ka na nga dyan. Ang ingay kasi dyan sa paligid mo. Kaya minubit kita, eh. Kumain ka na lang. Alangyo. Akyat po yung mga akyat. Mamaya sabihin nyo, extend na naman tayo ng konti. Si Selectable, si Boji, lahat po kayo dito umakyat. Baba na ako, baba na ako. Oo, kumain ka na dyan. Hindi makapigil, eh. De, eto na lang, NBA tayo. NBA tayo, Sir Pao. NBA tayo. NBA tayo. Okay. Para basibo tayo. Yung ano ba, totoo ba yung kumakalat na
Iti-trade daw si LeBron. Totoo ba yun? Hindi, hindi, ginawa ko nga ng content eh. Dinawa ko ng content. Sabi ko, mas maganda i-trade si LeBron. Alam mo na, riyak yung mga tao. Kasi nanalo sila nung una, nanalo sila na pagwala si LeBron, tapos maganda yung rotation nila eh. Hindi tapos, ko alam kung tapos totoo. Si Steph Curry pero I don't naman, think it will happen. Tapos si Steph Curry naman, yung 60 points niya, nawalang ano, nawalan sa isa'y, di ba? Eh paano kung dumating pala sa punto next season, magkakampi na pala sila sa Golden State? I don't think may titrade si LeBron, bro. Sa ano sa point of time, hindi ko nakikita rin na ititrade si LeBron. Sarap lang pag-usapan pero pero yung reality ba? Yung reality, but, hindi ko nakikita na they're going to trade LeBron. May maghahay lang daw sa inyo. Maghahay? Papakita ko lang. Hoy! Hi! Hoy, nasa YouTube kayo niyan. Ano sabi? Na, boss Pao. Ano sinabi? Na ano, hi be daw, hi be. Hi be. Hi be. Content mo yan, boss Pao. Patingin nga, patingin mo, pakita mo uli. Oh, di ba? Babatiga. Tatlo yun na. Tatlo muna kami. Ha? Hindi ka pa masatisfied, may tatlo ka nang kasama, kahit ka pa nakakaya dito. Hindi. Wait lang, kami muna kami. Mas masarap na kasama. Tatlo-tatlo na yan. May tatlong babae ka na, dito ka pa sa mga lalaki. Sige na. Sige na. Eh no, medyo na addict sa Pauka Sports na. Alam mo minsan may pag hindi ako nagla-live kasi minsan napapagod ako. Sir Pao, hindi ka ba magla-live? Hindi ako sanay kasi kailangan bago ko matulog, bago pagkagising ko. Like ba naman? Hindi na pagod ako. Sino yung player ng Ginebra dati? Kamukha ni JM eh, no? Player ng Ginebra na kamukha ni JM. Sila na babo. Ano pa na nun? Bila na bago. Hindi ah. Chris Pacana. Chris Pacana. Chris Pacana. Chris Pacana. Chris Pacana pre, Chris Pacana. Chris Pacana ba yun? Pangalan mo? Abisado ni Kuya Pacana. Chris Pacana. Ay, hindi lang pala nabutan gusto ko. Bata pa tayo nung si Mark lang pala nakagot ng gusto. Ay! Ano ako noon? Nung paano naglalaro si Pacana? Ano ako noon? Grade 5 ako noon. Ano ka ba? 2005 yun. Walang iya ka talaga, Tano. Chris, ano mo ka? Chris, in and out ka nga para hindi, ano, kasi nag-e-echo. In and out ka lang. Subukan natin, labas, pasok ka muna uli. Kasi nag-e-echo eh, kaysa para hindi ka na mag-mute. Napag-aalatan ko si Tano eh. Bata pa ako noon, ano ka ba? Elementary pa lang ako noon. sa Bataan pala si Sir Chris. Bataan siya. Oo. Oo, kaya animal. Yeah, Pao, your life is going addictive. I'm walking, waking up old as early in the morning on Sunday after my birthday with the freaking over. Just hush lang yan. Ito mo nga sa selectable. Diba? Na-addict na daw. ano to, testament na eh. Testimony, screenshot ko to, selectable ah. Para mapasama. Ayan. Hindi, pero kung babalikan natin yung topic nyo kay Abueva, hindi ko talaga makita na merong ano, merong lehitimong away na nagaganap. Unang-una, ita may ari nung ano eh, nung kanilang team eh. Tapos, don't tell me na hindi nag-aabot yung mga yan. Magkakakilala yung mga yan. No, diba? Si Chris Pacana. Sabi ko siya, Sir Pao eh. Kamukha ba? Dikit mo ako din. Boss Pao, maganda pag-usapan eh. No? Sabi, si isang team daw. Pupunta si James Yap. Balik siya sa ano? Blackwater. Hindi. According sa nalalaman ko, according daw sa nalalaman ko, Sir Pao, ang matunaw daw talaga Blackwater. Kasi hindi lang daw 1-year contract eh. With endorsement daw yung package. Blackwater yan, bro.
Oo, kasi siyempre, alam mo si James, akma sa produkto ni Blackwater ni Jocel Dosi. Parang si ano, si Andre Paras. 'Di ba si Andre Paras, 'di ba nung kinuha nila, hindi lang player ang ginawa, ginawa din siyang endorser. Ganun lang 'yun eh. Pero I hope sana Sir Pao pagbigyan sana kahit ano, kasi na-interview din naman pala si Governor Rene Pardo about na kung if ever man, parang hindi sila interesado na kahit bigyan man lang ng ceremony na kagaya ng gagawin ng rain or shine na bibigyan siya ng ceremony na retirement ceremony. Kasi sa totoo lang, si James ang laki nang na-contribute sa Philippines when he was drafted by Ryan Gregorio. Tapos until the coach team code era, the Grand Slam. Yung contribution ni James Sacrificio para sa franchise, napaka ano yun. Pero alam mo yun, iba ang SMC. Pag hindi ka na ano, wala na eh. Si Daniel De Ponso, ganun-ganun na lang. Maraming ganyan. Eric Meng. Ha? Eric Meng. Marami, oo. Diba? Even ano, Kirby Raimundo. Si ano, maswerte lang. Maswerte lang talaga yung si Ping Reyes at saka si Peter Jun Simon na, you know, nakapag-retired sila dyan sa franchise. Sabi nga ni JJ Helterbrand dun sa PBA Moto Club, gusto nila pag magre-retiro ceremony sila ni Mark Kagiwa, gusto nila sabay kasama si James. At yung laban na yon, Manila Classico ang pagkatapos ng kanilang ceremony. Yun ang gusto daw nila. Kasi doon yung, di ba, yung bakbaka nila, di ba, yung Manila Classico. Sana pagbigyan daw si James. Yun ang ano hiling din ni JJ. Ano sa tingin mo, Mark? Kasi yung naging contribute. Ano, kuya? Sa tingin mo pagbibigyan kaya? Sa palagay ko, kuya, hindi. Kasi may history kasi ang SMC na hindi sila nagbibigay ng ganong honored eh. Hindi lang, kuya, well, parang ano ata, dahil din ata sa politics. Kasi di ba, ano, parang ang natunugan ko dyan, parang pinagbigyan daw, ano, dahil si James Shep, sinuportan sa politika si, ano, si Zamora. Yun daw, sa okay. Yun daw, ano, na dapat ang isa. Yun lang, ah, yun ang natunugan ko noon, nung election. Literal na politics. Dahil doon nagsimula yun. Literal na politics. Dahil ang ano, ano kasi di ba kumandidato si James na konsehal, tapos ang inano niya sa partido ni Francis Zamora. Yun na natunugan ko. Tigit sa Zamora eh. Eh, well, bakit kalaban ba ng SMC yun? Yun yun. Ano ba ang background ng Zamora, sir? Zamora, Estrada. Years ito ang mga kalaban ng Zamora, di ba? Sa Nuwan. Walang, di ako magaling sa politika. Eh. Hindi ako mga marunong dyan. Hindi ako magaling sa mga... Huwag na natin pag-usapan yun. Boss Pao, may tanong dito sa comment section. Ito, parang magandang pag-usapan to. Ano? Sino daw, sabi ni ano, Philippine Box Sixing, sino daw ang ano, who had a better career, James Shep or Mark Kagiwa? Oh, ito. Ito na lang, boss. Debate na lang kayo. Who had the better? Iyan ang maganda pa daw. May barangay ni Everman dito. Ako, ito yung take ko. Okay, okay. Sige, simulan natin. Basahin ko na ng mayos. Unahin kita sa tanongin, Dave. Para lang, ano, para sa, ano natin, sa editor ko, kung nakikinig ka, abutan mo dito magsimula. Hindi. So, ang tanong na Philippine Boxy si pa, nagtanong ha. Ito na lang, boss, ang debate ha. Who had the better career, James Yap or Mark Kagiwa? Sige. Bro, Dave, ano masasabi mo dito? In general, direct ano, parang straight to the point sasagutin ko lang yung tanong. Hindi ako kasi technically like inclined dun sa mga stats ng ano nila. Pero for me ha, sa prime days nila, achievements, parang Enebra fan ako pero ano, mas maganda yung naging career ni James Shaw for me. Para sa akin. Okay. Tahimik eh. Walang sumasapat. Walang sumasapat ha. Okay. Hindi, nagtatas ako ng kamay. Okay. Okay? Hello. Pwede ako magsalita? Yeah, bro. Okay. Pares tayo, sir, no? Tanod. Hinebra din ako eh.
nung nawala ang Crispa, kasi taga-Pasig ako eh. So Crispa solid talaga ako. Nung mawala ang Crispa, nag-Ginebra na ako. So since high school days hanggang ngayon, wala na, hindi ko na napalitan yung team ko sa PBA. Pero kay James Yap ako when it comes to ano, when it comes to yung kanyang career, no? Ikukumpara ko kay Kagiwa. Mas pipiliin ko si James Yap when it comes to ano, doon sa career niya as a basketball player during those times. Kasi until now, active pa rin si James Yap eh. Tama. Eh, Kagiwa is already retired. Yun o. Sarap ng ganyang stats. Ako, ganito ang explanation natin dyan. Unang-una, sa achievements, mas lamang si James. Unang-una, James Yap is a two-time PBA MVP. Si Mark Kagiwa naman, one-time PBA MVP. With the best player of the conference, meron din naman si Mark, si James, meron din si Mark. Pero ang pinagkaiba lang nila, with each the achievement, the Grand Slam na hindi naranasan ni ano ni Mark Kagiwa, 'di ba? And that two-time MVP. Kasi yung achievements ang pagbabasihan natin 'yan eh. Hindi ka naman bibigyan ng ganyang achievement kung hindi ka much better eh. 'Di ba? Hindi ka pwedeng maging masasama diyan. Totoo 'yan, napakahirap maging MVP sa PBA. You play for 3 seasons to become an MVP, hindi kagaya ng NBA, you play with one season in 68 games para lang maging runner ka ng ano ng MVP. Sa PBA hindi. You much better competitive in three conference. So yung ginawa ni James na he become a two-time MVP, napakahirap noon para na lampasan ng isang Mark Kagiwa, because si Mark Kagiwa, some achievements, best player of the conference, finals MVP, yun yung na-achieve niya. Pero kung literally sa laro, mas ano yung ako sa Mark Kagiwa. Iba yung laruan ng Mark Kagiwa. Pero achievements, mas lamang yung James Yap than Mark Kagiwa. Okay. Speaking of achievement, and I'm looking at stats right now para lang sa mga tao. So I'm looking at Mark Kagiwa. And our source is Wikipedia. He played for Barangay Ginebra from 2001 to 2020, the only team he ever played. Okay, he has a nine-time PBA champion. Most valuable player 2012, 3 times best player of the conference, 13 times PBA All-Star, 3 times mythical first team. At PBA Rookie of the Year siya 2001, PBA Comeback Player of the Year 2012. At 3 times PBA scoring champion. He is also a member of the PBA 40 greatest player. So si James Yap naman, just a reminder para makita nyo, 7 times PBA champion si James Yap. So mas marami po ang championship ni Mark Kagiwa. 4 times finals MVP. And then ang MVP naman mismo ni ano James Yap, 2 times PBA Most Valuable Player, 17 times PBA All-Star, 3 times PBA Mythical First Team, and kasama rin siya sa ano sa 40 Greatest Players, saka may scoring champion din siya. So, well, yung ano nila, yung accomplishment nila, hindi naman nagkakalayo eh. Tama, Sir Pao. Oh. Mas marami pa kang championships si Mark Kagiwa. Now, I will tell you this. I think Mark Kagiwa has a better career. Hindi, Sir Pao. Kasi ang pinaano ko talaga diyan yung pagiging MVP. Yung pagiging MVP ni Mark Kagiwa, parang bigay na lang yun eh. Kasi hindi pa biruin mo nung taon na yan. Parang hindi nga dapat deserve ni Mark Kagiwa kunin yung MVP award na yun eh. Dapat si Arvin Santos ang panalo nung time na yun eh. Hindi dapat siya. Hindi kagaya kay James na nung nakukuha niya yung MVP niya, deserve niya talaga. Constituents yung ano talaga yung mga stats niya as a MVP. Dan Mark Kagiwa nung kinuha yung MVP na parang kahakahaka na parang hindi niya deserve dahil sa media, sa voting votes ng media na kasi before, panalo siya. And bro, Mark, question. Eh, meron pang isa, ewan ko kung sa best player of the conference to. Yung alam mo yung era ni David? Sa ano? Yep. Kokang Power. Ginebra. Okay.
Sana po si ano, Gary David. Chris, long Gary time David. Man yan. Eh. Ah, Gary David, mga 2005, 2006. Tignan na, hindi, hindi. Actually, pumuposition lang ako sa Inebra kasi mukhang James Yap kayo lahat eh. Pero mukhang hindi ko pa masyado kinakaya si Chris. Tignan natin. Pag ito, James Yap, wala na, tapos na ang usapan. Inebra na naman, tapos James Yap pipiliin. Actually, alam mo kasi. Nako, nako, nako. May mga nasusunod, may nanonood ng mga NSD, ha? Yung mga NSD pa. Siyempre, magiging bias ako kay Mark Kaliwa. Kung achievements kasi, ang tanging talagang ilalamang lang ni James Shop is yung MVP and at the same time yung Grand Slam. Di ba? Pero pagdating kasi sa MVP, bro, naging injury prone kasi si Mark Kaliwa na usually siya yung number one scorer ng PBA. That's why hindi natutuloy lagi na siya yung manalo ng best player of the conference. Regarding naman doon sa sinasabi ni Brother Dave, si during the time of power raid ni Gary David, ni kababayan Gary David, best scorer si David that time. But nanalo naman sa media votes and player si Kaliwa. So, kaya lumamang siya at naging MVP nun. Pero mali naman gamitin natin yung term na hindi deserve ni Kaliwa yung maging MVP. Actually, ilang beses nang narab na maging MVP yan. So parang that time, napakalaki ng chance kaya ibinigay talaga kay ano nun, kay Kaliwa. Ako, yun yung stand ko. Pero for me, kung ano lang, kasi kung career talaga, maganda ang ano ni, maganda ang naging career ni James Shop kasi James nakaranas ng Grand Slam eh. Okay. Pero ang ano ko dun? Ang ano ko dun, kasi, bro, Chris. Sorry to interrupt. Ang stance ko kasi dun, parang ang kwento kasi nung pagkapanalo ni Mark Kaliwa ng MVP. Itinang ano nila ni, itinapat nila kung kailan nanalo ng MVP si Sonny Jaworski. Ilang taon siya noon, Sir Pao, nung nanalo si Mark Kaliwa. Parang ang kwento noon, kumbaga, inano yung pagiging pagkanalo ni Mark Kaliwa ng MVP kung kailan unang nanalo ng MVP si Sonny Jaworski. Yun yung story noong time na yun. Kaya pa. Ano? Ha? 32 years old ba yun? Yung ano? Oh, parang pero yun niya. Yun yung stance ko noon. Yun ang stance ko noon. Kaya parang sinabi ko, parang bigay na kay Mark Kaliwa yung MVP na yun for historical pa ano lang ng Barangay Ginebra. Pero no, sa akin noon, ang MVP talaga noon, ang MVP sa akin talaga sa akin noon, Gary David talaga yun, bro. Kay Gary yung taon na yun, hindi kay Mark Kaliwa yun. Ako, tutulo ko sa'yo doon. Maari pang ang argument natin doon is Arwin Santos. Kasi, pero siya hindi. Gary David kasi, pumutok lang siya, one conference lang naman pumutok yung pangalan niya eh, against Fear Foods noon eh. Sige, ganito ha. Meron ako yung papasok, reinforcement na sa para kay Mark Kaliwa. Ha? Ay, kilala ko yan. Kilala mo? Anonymous to, hindi mo to kilala, anonymous. Ay, di ba? Anonymous G. BD Kings yan. Hindi, ito, anonymous G. Akala ko si BD Kings. Ang bagong gising, sorry. Good morning po, guys. Good morning. Sige, ano daw siya, Mark Kaliwa daw siya. Versus James Yap. Bakit? At sabi mo may stats ka eh. Sa akin naman, parehas naman sila magaling. Like, both of them are deserving naman para dun sa status nila. And face of the season. Ang akin kasi, solo ay debunk yung mga sinasabi na binigay kay Kaliwa yung MVP noong 2012. Three conference yun at that time. And then si Gary David yung nag- PPC ng first conference ng All-Filipino. So medyo mabigat-bigat yun. Tapos napaabot niya sa finals yung R8 against TNT at that time. And then natalo sila. However, number 2 naman si Kaliwa sa BPC race at that time. And then, yung second and third conference, nakuha ni Mark Kaliwa yung Kaliwa. Parehas na BPC. So kung ibabase mo yun sa awards, kanino mo dapat ibigay yung MVP? Ibigay mo ba sa isang sa
player na naka-isang BTC lang o naka-dalawang BTC at that time. And yung sinasabi na binigay sa kanya, hindi naman binigay. Kumbaga, sa long overdue. Kaya ang dating sa mga tao na ibigay na. Kasi nung time, I remember nung kalakasan niya, nung prime niya, meron siya isang season nun na dapat siya mag-MVP. 2004 yata yun. Nanalo siya BTC, All-Filipino. Kaso, the following conference, nawala, inalis yung mga star players kasi pinag-RP team sila lahat. Kasama-sama sila dun sa RP team. So, then si Miller yung ano? Then si Billy Miller yung nag-MVP. Alam ko yun. And then, syempre, hindi naman na natin may aalis kay Mark Kagiway pagiging mayabang at maangas niya. Kahit ako, fan ako ng Ineba, pero hindi naman maaalis sa kanya. Tsaka, mahina rin kasi siya pagdating sa media votes at that time, nung prime nga. So, may time pa nga na parang hindi siya yata siya sumasali sa mga All-Star festivities. Dahil nga, maangas siya eh, mayabang siya eh. So, tumatak na sa media yon. And then, nung injured siya noong 2008, nawala siya isang taon, pagbalik niya, yan, medyo nagbago na siya, medyo nag-matured na siya, kaya siguro nagustuhan na siya ng media. Kaya nakuha na niya yung maboto ng mga media. But noong 2012, yeah, pwede, you can make an argument na kay Gary David yung MVP na yun. Yung problema kasi, mahirap naman din ibaliwala yung 2 BPCs na nakuha niya noong time, noong season na yun. Kaya binigay na sa kanya. And then, the previous year, number 2 siya kay Jimmy Alapag. So, kung hindi mo pwedeng ibase dun sa, kailangan tignan mo rin yung consistency ng player. So, the previous year, number 2 siya kay Jimmy Alapag. Like, MVP si Jimmy Alapag. And then, the following year, ayun, nagtuloy na ulit. And then, the next year, gumanda na. Maganda na ulit yung ano, maganda ulit yung, ano niya, yung season niya, yung stats niya. Problema, nung panahon nung nandun si Vernon Maclean, nag-start na yung MCL injury niya. And then, syempre, tumatanda na rin siya. So, medyo bumaba na yung dali niya. Pero yung, kung mag-stick tayo sa topic ko, sino yung pinaka, siguro, successful na career? Siguro kung Hinebra fan ka, bibigay mo kay Kigiwa. Pero kung basketball fan ka, kasi matimbang sa, para sa akin, matimbang yung mga finals MVPs. So, Kagiwa never won one. Kahit sobrang galing niya. Kasi pagdating sa finals MVP, palagi siya na-overshadow ni JJ Helterbrand. Palaging na kay JJ ng MVP or na kay Eric Menk yung MVP. Eric Menk. Nung palakas niya na, kamador siya ng regular season. Pero pagdating ng final, siguro napapagod, nauubos. Napupunta kay JJ at Eric Menk. So sa akin, yun din, mabigat din yung Grand Slam ni James Young. Tapos yun nga, 4 times finals MVP. Pwede mo ibigay sa kanya yun. Both may argue, may subjective din kasi yan eh, kung papipiliin mo kung sinong gusto, kung papipiliin ka eh. Pwede kang kay Mark, may argument for kay Mark, may argument din para kay James. Yung may sa akin. But at the end of the day, si who has the better argument, Anonymous? Yung totoo, without being biased? Without being biased as a basketball fan, I will go with James. Okay. Wala na yata. Wala na talaga. Ayaw ko nang dumagdag. Meron pa sana ako idadagdag na argument na bakit I choose James eh. Meron pa sana ako. Meron pa ako ah. Pero kasi kung titignan mo, clutch. Without disrespecting Kagiwa. Talagang kay James eh. Mahina kayo. Billy, kailangan kita dito para sa kayo Kagiwa. Naku. Malabo yan. Hater nga ng Ginebra yun. Galit sa Ginebra. At least hindi magpapatalo yun. Hindi ako, may dadagdag lang akong argument. Bakit I choose James Yap? Unang-una, when it comes to basketball training, alam naman natin, James Yap started just in the Philippines, di ba? Yung kanyang basketball career, ng training niya. Which is Kagiwa yung opposite, nasa US na agad, yung kanyang training ng basketball. Doon pa lang eh, makakakuha ka na ng hints eh, na talagang pipiliin mo si James Yap. Kasi aside from his background ng training, nakitaan talaga ng statistics natin doon sa kanilang both sides ng career. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ako
Hinebra ako, kaya lang hindi ako nagpapakamatay dahil sa Hinebra. Pero gusto ko lang yung Hinebra na team. Hindi kasi ako ano eh, hindi kasi ako yung alam mo kayo ibang mga fans na talaga nagpapakamatay sa ano. Hindi ako ganoon. Bumibilib lang ako sa Hinebra, pero hindi ako magpapakamatay dahil sa team ko na Hinebra. Mm, hindi ka NSD. No. I never say die. No, ang ko lang, gusto ko lang kasi yung alam mo yung dating niya ba sa tao, grabe nitong team na to. Pero not in a way na I am going to kill someone because I believe of Hinebra. Wala akong ganong ano. Oh, wala akong ganong attitude. Okay. Dreen. Ayun, honestly na mention naman ni Anonymous Gino. Para sa akin kasi malaking bagay yung Finals MVP. That means you're the best player on your team. And ako as a Magnolia fan, I consider James Yap as the second best. Best ko kasi si Patrimonio eh. I cannot say the same thing even on knowledge sa basketball pag Ginebra. I don't think Kagiwa is number two. Mm. As a Ginebra fan, no? Ako kasi clear sa akin, Patrimonio, James Yap. So, dun pa lang malalaman mo na talaga when it comes to being a franchise player, he is that. That's James Yap. Yung kagaya na sinabi nyo, di ba? Nung time ni Mark Kagiwa, he had Helter Brand na naagawan siya. Eh, nung time ni James Yap, Sir Pure Food, siya lang umagaw sa kanya nun. Siya lang. So, dun pa lang makikita mo na kung sino yung main guy on that team. And he has proven that kahit na outside Pure Foods. So, no debate. De, pero ano, bro, masingit ko lang. Sisingit lang ako dyan. Ilaman mo. Hindi kasi, ilalaban ko yung bataan. Kasi actually, isa nga yan sa mga pinagsilosan ni Kirby Raimondo eh. Taga-bataan kasi ako eh. So, syempre, although Hinebra fan ako, nagkaroon ng issue dyan eh. Kaya umalis si Kirby dyan sa Pure Foods eh. Syempre, ang na-highlight kasi palagi yung star quality ni James Yap. Although, syempre, magaling naman talaga si James Yap. Pero hindi naman most of the time na siya, na siya yung talagang star player siya, pero hindi naman talaga totally main man. Kasi nandyan yung Kirby Raimondo, prime ni Kirby Raimondo dyan sa Pure Foods eh. Alam kong alam mo din naman yun, di ba? Palakasan ni Kirby. Pre, eto actually, maganda yung point ni Carlo eh. Kung hindi ba naging Hinebra si Kagiwa, would he be this relevant? Actually, yung galing naman ni Kagiwa, kahit saan mo dalhin yan, for sure. Kasi yung galing ni Kagiwa, magaling talaga eh, bro. Ganon din eh. Kasi si Kagiwa, bro, ang daming... Kasi talaga yung support sa'yo, iba. Alam naman hindi kasi, bro, ang daing umidolo kay Kagiwa. Pero bench player, sumikat eh. Hindi yung sikat, bro. Yung galing, ang pinag-uusapan natin. Kasi even mga PBA players, inidolo si Kagiwa eh. Kung hindi pumunta yung scouting ng Ginebra doon sa Amerika, walang Mark Kagiwa sa PBA. Dahil wala naman paano yung si Mark Kagiwa maglaro sa PBA lang, sa totoo lang eh. Actually, nag-scout sa kanya si Coach Frankie Lim. Kasi siya yung Frankie Lim, PNP yun bro, hindi Ginebra. Oo, oh, token text siya. Balak siyang kunin ng token text talaga. Magpipick talaga doon ang problema, naunahan sila ng Ginebra. That's the story. Okay? Totoo yun. Yun ang story. Si Frank Kilim talaga. Si Frank Kilim ang naka-scout sa kanya. Ang nagsusubaybay talaga sa kanya sa US, si Frank Kilim. Naunahan lang sila. Token text dapat siya. Number 3 pick. So, ibig sabihin, tsaka hindi, parehas din naman niya mabigat. May comment ata si Mother. Si Eric daw. Eric. Oo, sa akin naman kung ano, kung babasaya ng better career is ano. Sa akin James Yap pa rin kasi yun na ang yun sa akin na kasi ano is being a winner. Pero ako naman ito arguable kasi sa PBA kasi bihira kasi manalo ng ano eh ng Grand Slam. Yun na achieve talaga ni James Yap. Pero kung ano kasi kay ito ha, sa in general sa athlete talaga parati ko itong sinasabi, nagka-injury kasi si Mark Kagiwa, yun lang hindi maganda sa career niya.
Pero kung wala na injury, may ano talaga, may chance pa rin manalo siya. Dagdag single achievement ba? Kay ano, kay Mark Kagiwa. Tsaka pwede rin kasi pwede rin kasi natin well, I can't say it validate. Kumbaga, yung pinaka-relevant championship lang naman ni Kagiwa, yung first five. Yung 6 to 9, kung medyo bench warmer na siya at that time. Bench warmer na lang siya noon. Unlike kay James, yung 7 championships ni James, main man siya dun. Wala naman debate talaga dyan pagdating sa achievement. Talaga James siya. Wala na. May trivia. Masakit man sa dibdib. Dali na iba pa na. Pero naging injury prone kasi talaga si Kagiwa eh. Yun lang. So, dagdag ko lang, may trivia lang din ako. Naging fan din ako ni Kagiwa, Elterbrand. Trivia ko lang, before naging past inferiors yan, Bandana Brothers ang tawag sa kanila. Yes. Trivia pala yun. Tagal na alam. Ganito kasi bro, kasi late sa career ni Kagiwa kasi binabas siya. So yung sa late career ba kasi taga-ubos na ng dito rin. So sasabihin ko lang sa mga hindi niyo kasi nakutan yun yung na Kagiwa. Kaya binabas niyo. Okay. Mga ano naman yan eh, mga bagong fans lang naman yung sasabi niya. Yeah. Well, anyway, sa mga lumang fans na kagaya nyo, alam na natin kung sino panalo. Kaya, anuhan na natin. Award na natin ang the better player between the two. At ito yung papatunay. Ito ang patunay. May trivia ako sa Pao. Award na natin kay James Yap. Ayan ang patunay na talaga siya panalo ng panahon ng prime years niya. Prime. Tatalo ba? May tatalo kay James Yap? Nung prime years niya? Showbiz ka. Oo, di ba? Showbiz ka talaga, Sir Pao. Yung pinaka-latest na achievement niya, Pao. Pagdating sa babae. Patrimonyo before James Yap, no? Patrimonyo. XD ni Alvin, patrimonyo yan eh. Landslide ng media boots. Tama, kaya mapatrimonyo muna before James Yap, di ba? Okay, sumunod naman eh. May sumunod naman eh. Oo. Yung sumunod, yung pinakahuling nadalin ni James. Nadalin ni James. Patawaran, di ba? Clarify ko lang, yung tampo ni Kirby na yun, dahil kay Enrico Villanueva yun, yung sinabi niya na, alam ko sa sarili ko, ako ang tunay na MVP. Yung hindi magkaiba yung wala naman yun si Kirby doon ah. BPC naman siya at that time eh. Kaya nga sinabi yung Narigo yun eh. Hindi naman yun yung sinasabi kong selos eh. Yun, iba naman yung ibang argument yun eh. Yung kay ano. Ibang argument yun yung kay Enrico. Yung Red Bull versus ano yun eh. Sinasabi mo eh. Oo. Hindi ba yun yung tukoy mo? Then. Kasi kinuha niya yung microphone eh. Yung nangyari na yun siya, player of the game. Tapos bigla niya sinabi na, alam ko sa sarili ko, ako. Wala sa sarili niya. Si Kirby kasi nanalo ng BPC nung conference na yun. So, Enrico, parang tingin ko, actually, nanalo sila. Sinabi niya yun sa post-game. MVP ba o best player of the conference lang yata yun? BPC lang yun, hindi MVP. Pero sinabi niya, alam ko sa sarili ko, ako ang MVP. Sabi naman yun ni Kirby, nag-apologize ka siya kay James Yap, sa teammate niya. Na dapat hindi daw niya sinabi yun. Meron siyang mga interview sa PBA Rush, yung behind the scenes, yung malaking pagsisisi niya talaga yun sa ginawa niyang career kasi unprofessional talaga. Okay. Okay na. Sigaw mo, pinagutan mo ba yun? Anong tawag mo yun? Okay. So guys, maraming salamat pa. Ayoko na dumagdag pa sa argument. Bababa na ako. Pao, thank you so much pa. Well, 33 na pala. Oy, Anonymous G. Mag-uusad. Sige, kumuna guys, pa. Maraming salamat sa inyong lahat, ha. Bababa na po ako. Ingat. Ito si Anonymous G, mga kabarangay natin. Ako hindi lang masyado alat, barangay. Medyo na lang ako sa basketball ng konti. Pero dati, kung mapapanood mo yung lumang mga vlog ko, lagi akong nasa Hinebra eh. Sali ka tuwing basketball, medyo hindi kasi ako ganun ka-updated kaya nandito yung mga basketball, mga experts. Fan naman tayo na Hinebra pero hindi naman tayo like bulag na fan. So we can appreciate other teams. Ayun, Sir Pao, ayoko na yun ng mali.
ayoko ng mga bulag na fan dito, pati sa boxing, ha? Sir Pao, add ko lang dun sa trivia ni Rick. Actually, kasi magka-chat din kami ni Dream. Hindi niya doon na dinaging bandana. Bandana Brothers. Well, actually, kaya sila tinawag na Bandana Brothers kasi during... Tanong ko lang, please, ano during, ba? During that time, sila kasi yung endorser ng Axel. Then, yung usually yung lagi nilang gear is naka-headband. Silang dalawa ni Mark Aguiwa at JJ Halterbrand. So, Axel yung pinopromote nila nun eh. So, yun, may tinawag na Bandana Brothers. Alam ko that time, tinawag daw nila yung endorsement na Nike. Like, so, yung magkakalos na signature shoe. Kumbaga, sila lang kasi yung usual na naka-headband eh. Parang mas pili sila mag-Axel. During that time, kasi mas mura. Meron ba kayong kilalang ano? Meron ba kayong kilalang nakabili ng signature shoes nila JJ tsaka ni Mark Aguiwa na Axel dati? Oh, dati, mga classmates. Oh, pre, bumili ako ng The Spark. Mahal. Ng Axel. Meron. Bumili ako ng Axel dati yung The Spark. T-shirt lang. Sumigat din Axel na. Kuha ng dalawa. Pinoy brand. At least Pinoy brand siya. Pa, wala na. Yeah, pero wala nang Axel. Mahina na rin. Alam ko meron pa. Pero mahina na. Mahina na. Natalo ng mga Chinese brand. Yung mga Chinese brand ang malalakas ngayon eh. Yes, may tatanong pa sa akin. Go. Ano mas pa? Masingit ko lang. Ano ba yung huling team sa PBA? Yung independent team na nag-champion? Rain or Shine ba? Rain or Shine. Rain or Shine, bro. Yes. Import nila yung medyo mataba. 2014 ba yata yung? Jamel Cornley. Jamel Cornley. Hindi, hindi si Cornley. Iba, parang Asian hindi nga to ano eh, hindi nga to parang main man na import eh. Parang role player import nga lang to sa inner siya. So medyo malaki-laki siya eh. Parang pangalan. Asian Reed, nag-champion sila nun. Alam ko si Jamel Cornley lang kasi naalala ko eh. Jamel Cornley. Tsaka yun yung mataba. Yung mataba eh. Check ko. Si Jumbotron. Parang yung mataba. Nag-champion ba rin? Ayan, sinesearch na ni Drin. 2016. Ah, Pierre Henderson daw. Pierre Henderson. 2016, we did Alaska. Commissioner's Cup. Mm-hmm. Yung malaking ngayon, yung mataba. Hindi pa si Wayne Jisim yun? Hindi nag-average yung double figures yata yun. Parang natalo yata sila bro nung si Wayne Jisim ang import. Ito yung sa... Ano ba to? Earpods anong year ba sila nag-champion? 2016? Earpods. Tagal pa rin, no? Earpods yata ano yun, bro. 2016? Earpods ba yun? Earpods ba yun? Oh, na-injury naman si Pauly nun, bro. Na-injury si Pauly. Henderson Niles. Hindi ba yun? Yung injury ni Pauly yata, bro. Yung sabalihi ka, bro. Na-injury si... Sa Pierpont yun, yung kalaban ng injury si Pauly. Medyo nakakalungkot lang din sa ganyang klase ng estadyo na ang tagal na pa bago puling na pag-champion yung independent. Yeah. Like before kasi, 90s. Oo. Hindi mo alam sino mo yung champion. Ngayon kasi, although fan ka ng may certain team ka na sinusuportahan, siyempre, for the sake of the league, dapat pati yung nasa ilalim. Pati ano dati sir Anonymous ano kasi bumalik si Yang. Ito yung lineup ng Rain or Shine, ha? FYI lang. Ito yung sinasabi ko. Sinasabi ko. Malakas din. 2016. Malakas din yan. Solid din yan. Henderson Niles. Henderson Niles. Chubby. Kasi si Rock and Roll. Mga big men nila, hindi rin basta-basta. Parang alam po, lumabas sa Lumaban din to sila sa finals ng Pocketex kaso na po si Uata sila. Ilang beses sila pumasok ng finals? Rookie pa lagi sila. Si Wayne Chisim yan. Suki rin sila ng Magnolia eh. Masuki sila ng Sunbeak Coffee eh. Kailan kayo maulito no? Yung may independent team na magcha-champion sa PBA? Siguro. Baka Rain or Shine ulit yan. Pwede. Pag may mga kumari, madulas yung madulas na SMC team. Ngayon? Dati kasi Santa Lucia, Red Bull, yun, may laban talaga. Pati dati kasi lahat ng team dati, may fan base talaga. Every yun, nakakamiss eh. Oh, nag-abot ba yung Santa Lucia at Red Bull? Alaska.
Champion sila ano si Norman Black ang coach versus San Miguel 2001. Nalala ko Santa Lucia may mga ano ineligible players ng 90s yan. Nung late 90s si nagkaroon tayo ng Phil Sham. Oh, mayroong Rob from Parker mas magaling ba sa imports? Phil Sham so Halima. Ano si Chris Clay naglaro din doon. Yeah, Chris Clay. Oh, yun. Dumadak. Swerte lang yung siguro yung mga local natin nagreklamo. Si Alvarado, si Taulaba. Yun na yung time na ano nagprotest si ano si Jojo, parang si Jojo last time. Sa pao na sila. Sa mga pilam na peke. Si Alvarado number 15. Hey, I wanna ask this last topic. Last na lang. We're talking about Phil Sham, yung Rob Parker, Quan Johnson. Back in the days, of course, nagreklamo yung mga Filipinos, mga pure blood Filipinos, so may mga lahi talaga na bakit pinapalaro. In this day and age, with the competition internationally of basketball, should we have an open mind na to accept and to play like the National Basketball Association or Japan B-League na talagang pinapalaro na lahat, kahit sino, sa isang team, regardless of your nationality? Sa PBA. Sa tingin nyo, is it the time or dapat i-favor pa rin sa mga Filipino talaga? Para sa anong purpose, boss, pa yung bumalik yung sigla ng PBA or tumaas yung level ng competition? Competition para yung level, talagang makakalaro mo na talaga yung magagaling. I mean, if the team can afford it, they can have 5 imports, 3 imports. What do you think? I mean, posible yon. Kunwari, sa, di ba, pagalingan sa NBA, pagalingan sa ano. What do you think? But, Sir Pao, ang yamado kasi pagdating sa ganyan, yung mga sobrang yamang, ano eh, teams. Medyo, magkakaroon pa rin ng parity. Oo. Hmm. Dahil hindi kaya magbayad ng ano. Actually, siguro yung mga terra firma, kaya siguro tinila tinitrade yung mga star players nila, mga higher picks nila, kasi hindi na kaya bayaran. Hindi. Pero, ganun din naman yung nangyayari ngayon, di ba? Ganun din. Di rin naman ganun ka-parity. Baka mas mabalansya ng konti pag nagkaroon ng chance na mag-hire na, mag-ano, ng import. Ang problema ko lang nakikita dyan, malulugi yung mga players na Pinoy. Mas ideal siguro, Sir Pao, yung dalawang imports. Pero kung lima kasi, parang hindi siya malaya. Naisip ko lang. Parang Cambodia ba? Mas kapag ka dalawa or dalawa po yung Cambodia. Remember guys, sa 2002, ginawa nila dati yung dalawang import. Oo, ginawa nila dati yung dalawa. Si ano si Strotes pati si Mario Bennett pa ngayon sa isang dati. Tingin ko kasi pero, hindi siya pero, sustainable ng mga independent. Parang tingin ko nga nag-champion ng Hinebra ng dalawa import. Sila Sean Lampley. Nakalmuta ko yung isang import eh. Ano, Red Bull ang nag-champion. Si Lampley. Si... So, hindi pa nga kaya. Ibig sabihin din, the reason that we can't do this, aside from that, actually, ang pinaka-concern ko dyan, masasapawan talaga ng mga Pilipino. Sabi natin tayo na yung level, yung mga level natin is not the same, kumbaga. Hindi pa talaga. MPBA natin. Siguro, Sir Pao, in a perfect world, kaya magbayad ng lahat ng teams, kaya nyo na masustain lahat ng gastos. Pwede. Pero kasi ibang team naman sa PBA, ano lang naman yan eh, parang exposure lang naman yung ibang, tingin ko ah, ibang team sa pero PBA. Alam mo bro, ito rin ang totoo, sabihin ko sa'yo. Lahat ng team sa PBA, kaya naman magbayad sa totoo lang. Ang yayaman ng mga yan, hindi lang talaga part of the budget sa tingin ko. I mean, kahit yung Terra Firma, yung mga Blackwater, multi-millionaires, di ba? Kaso nga lang, hindi sila ganun kalakas. Hindi, oh, hindi kasi nga. Para Alaska, Sir Pao, no? Kaya nawala rin ng Alaska kasi parang nag-cut na sila ng, kinat na nila yung basketball operations ng Alaska. Dahil din sa, hindi na rin sila priority ng gastos. Yung igagastos nila doon, kumbaga, parang ano rin eh, kaya bang maibalik ng player na to yung maigagastos namin sa kanya? Parang ganun. Kasi naisip ko kasi yung strong eh. Naisip ko yung strong. SGA, di ba? Puro import na may Pilipino. Yun ano, yung mga local, yun nga, hindi, wala talang playing time si actually, kaso, yan. Actually, Sir tayo Paul. Ni Delta yan. Ni Delta na. Kaso, Sir Paul, pero, biro mo, isang team na yun, ano, nasi, yung attention natin napunta doon dahil nandun si Dwight Howard, nandun si Robertson. Nandun din yung mga local. Sa EASL? No. Kasi once in a blue moon lang naman ang sinasali ang tournament noon, Sir Paul, eh. Unlike ng PBA, consistent to.
year by year tapos ilang conference. Oh well, I mean, still. Kaya medyo mahirap ang comparison kung sa SGA. Pero isa rin yun sa mga factor. Medyo sabihin development ng ibang players natin may hinto. Lalo na kunwari, nagigay ka ng tatlong imports na Asians na singgagaling din naman natin. Kasi may yung, hinto ba talaga, bro? Or natcha-challenge? Ay, well, bukod sa natcha-challenge, siguro yung parang yung minutes na naka-allocate dapat sa kanila na paghahati-hatihan ng mga locals o punta dun sa Asian imports na kaya rin namang gawin yung kaya rin namang gawin yung mga nagagawa nila. Well, kaya siguro kasi sa akin yung di ba nang time na nagkaroon tayo ng nagkaroon ng two imports nung few years ago, di ba? Nagkaroon tayo ng Asian import tsaka ano, yung ibang teams hindi na naglagay ng Asian imports eh. Alam ko yung nag-champion si Brownie, may Asian import dun eh. Hindi lang sila naglagay. Hindi gamit. Hindi sila kumuha. Option naman kasi ng team yun. Hindi, parang kasi hindi magaling naman. Magaling tayo sa Asia talaga. Tayo ang dapat kinukuha. Ako, baka ba rin yung boss Billy yan? Ako. Updated. Ang dapat lang siguro, Sir Pao, for the meantime, ang gawin talaga ng PBA is magdagdag ng teams. Pwede. Kasi masikip masyado, boss ko, pag ano eh. Para mabigyan lahat ng opportunity ang mga players. Kasi parang yun lang naman dyan. Puno yung PBA. Although may option naman yung maging import sa ibang bansa. Bilyar dyan, tsaka si SM. Solid yan. Kaso yung papasok na team dapat, hindi competitor ng product. Alam ko, yung gano'ng usap. Dapat daw, alam ko gano'n eh. Parang yung sa Chick Chooks to Go na usap-usapan, allegedly, kaya hindi kaya napasok kasi sila, may manok na, kaya bawal ng manok. Kaya nag-magdolya sila eh. Di ba yung Petron? Same with Petron yun eh. Kaya pala nawala sila sa ano, yung sa tatak ng gilas no, yung Chooks to Go, bigla na lang nawala eh. Napansin nyo? Yung sponsor? Pwede naman silang pumasok sa restaurant kasi meron naman ibang product ang Choose to Go eh. Kuwari, restaurant sila. Tama yun, SM. Chuktugo, lechon, baboy. Oh, diba? Ganun, ibang prat. Oh, lechon, baboy ang gamitin nila. Oh, example, milas. Meron sila chicharon. Chuktugo, chicharon. Ang problema, Sir Pao, pwede rin magbaboy ang magnolia. Ay, magbaboy na lang. Tsaka depende sa board kasi yan eh. Kailangan kasi ano yan eh. Alam ko, kailangan yung boto dyan. Majority. Pero yun talaga. Pero tama kayo lahat. That's the first step. I think, I think dapat hindi maging majority ang SMC at saka ang MVP para medyo maiba-iba yung balance. What do you mean majority, Sir Pao? When I say hindi maging majority ang SMC at saka ang MVP, kasi ilan ang team sa PBA? 12. Oh, ayun, dalawa 12. Sila, SMC at saka MVP, 50% hawak na nila yung ano, yung PBA. So talagang pinaka-importante sila. Pinaka-importante sila, di ba? Yeah, kasi pag tinanggal mo naman, mababawasan ulit yung team, Sir Pao. Kaya nga, huwag tanggalin. Ang sinasabi ko, magdagdag. So, para maging hindi sila majority, kailangan yan, madagdagan pa ng mga apat para hindi sila yung pinakamadami. Para kahit na, or actually, dapat anim pa para sureful na hindi na sila majority. Anim na, tapos isang buong season lang, no? Isang mahabang season. Sa akin kasi gusto ko na i-ditch yung All-Filipino eh. Totoo lang. Parang ganong NBA format na lang. Mag-in-season na lang din sila. Para ano, hindi takot ang PBA pag mawala yung tatlo. Eh, ang dami namin teams eh. Oh, di ba? Ganun nangyayari eh. Boss Pao, ano? May naisip ako. Ano kaya ang take nyo rito? Kung halimbawa ang gagawin yung sa... Alam mo yung sa B-League, PBA, di ba, ang pinaka-main natin na liga? Ano kung PBA parang Division 1, Division 3, mga ganun? Lalagay mo sa D-League ganun? Yung mga mahihinang team natin. Tapos yung mga malalakas sa D-League, iaakyat natin sa main league. Parang ganun. Ay, dapat isa na mayari. Sa B-League, eh. Ganun sa D-League. Ganun. Makompensate mo lang yung... Okay sana yun. Okay yan, bro. Kaso iba kasi may-ari ng... team sa ano eh sa PBA D-League, di ba? Kung same yung may-ari,
lahat. Mayroon silang mga associate ano or may partner sila doon. Pwede. Kung connected. Eh, iba-ibang brand yan eh. Diba? Iba-ibang brand. Bali sana kung sister company nila nandoon. Yeah, yun, actually, pwede. Konti na lang yung brands eh. Puro school na nga sumasali dyan eh. Sa dilig eh. School lang eh. Partnership lang. Ako, conflicting naman yan pag school sang partner. Hindi naman pros yung mga yun eh. Conflicting. So, iba na yon. Yun ang mahirap. So, hindi pa pwede. Pati, ah, yun, kasi ang dami nating talents dito, hindi nag-ano. Hindi, kaya nga nabuhay ang ano eh, Pilipinas Super League, MPBA, kaya nabuhay yan kasi kulang. Para may livelihood naman yung iba natin kayo. Sir Pao, may sa comment section may nagsabi Laganap daw kasi ang under the table. Hmm. Well. Yun, ano, rumors yun pero wala tayong ebidensya eh. May let's accept the fact na talagang may under the table. Evidence. Wala naman nag ilalaban. Tsaka hindi. Ang ano mo naman diyan? Ang ano mo naman diyan kasi kung nag-under the table lang iba, bakit hindi rin kayo mag-under the table? Talaga talaga. Under the sea kasi. Kasi ano bang ano nila? Kasi naging salita din ni Sir Pao yun, di ba? Gusto kasing manalo, nag-i-invest sila. Gusto nilang manalo, mag-invest din sila. Ganun lang kasimple yun. Yun ang competition eh. Di ba? Tsaka hindi biro kasi mag-i-invest. Masisisi mo ba yung mga players pumunta sa team pangit, na pangit na argument yung sinasabi na na under the table. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Actually, sa akin nga, mas okay yung binabayaran ng malaki mga players dito kaysa kukunin sa ibang bansa. Ayun, yes. Ubusan tayo diba? Ng players dito. Yun naman ang dahilan kaya lumilipad yung mga players natin eh. Kaya nga, yun I don't think it's the competition. It's the money, bro. It's the money. The money. It's not about the competition. It's the money. Kita mo, yung... Sige, Eric, sorry. Yung nagsa... yun, pati tama nga, yung example, yung bibigyan ka ng magandang offer, sample yun sa PBA Motoclub ba? Lahat na nag-under sa SNC, lahat. Kahit nga si Arwin Santos, kahit sa IPBL siya naglaro, meron na rin siyang farm. Sigurado galing SMC yun. Yun ano. Dati oras ito sa MVP group, baka may sariling telecom din sila siguro. Para franchise. Alam ko yung mga token tech yata, may mga stocks yata sila sa pong LDT. Mga ganun. Ikontrata naman nila yun eh. Para makuha yung players, kailangan tayo mag-aaral. Kaya nga sir, ano na? So yung base salary yata nila, ano pa rin, base salary nila is yung maximum contract natin. Pati yung kaso siyempre, yung maximum na salary ng Blackwater, so maximum salary ng Ginebra o sa Trigil, magkaiba yun. Oh, tsaka sir, pa rin sir, iba-ibang kumpanya yan eh. Kasi after mag-retire na sila, may guarantee agad sila ba na ano, bibigyan ka ng business. Ewan lang sa ano, example sa Terra Firmia, kung may ganong guarantee ba sila. Kasi kung sa bagay, kung may superstar naman, hindi naman na tumatagal, ano, trade ka agad. Yeah, well, kasi nga, you know, there are levels to the companies and to the game din. Parang, syempre, blue chip company yung mga kalaban mo, maraming silang panggastos. Kaya, ganun talaga. But anyway, mahabang usapan to. All good things have to come to an end. So, paalam na tayo guys, ha? At, next time muli. Anonymous G, first time ka dito nakasali. Hindi ka, first time mo ba? Pag palagi ako nanonood. Hindi ko alam pa nasali. Nalaman ko lang. Na-trigger ako sa, ano eh, binabas yung si Kagiwa eh. Sabi ko na. Hindi ako ni Kagiwa, man. Sabi ko na. Anonymous G, ano, sabi ko lang yun. Ano, pinaka-effective ano, talaga yung ganun eh. Ano, depensa din ako eh. Na-trigger ako eh. Hindi pwede ito, sabi ko. Yeah. Anyway, pag first time kasi, pinaano ko talaga mukha kasi minsan may pumapasok dito na walang mukha kung ano-ano sinasabi. So, kaya nire-require ka namin. Ano. Ito kasi, meron na kaming core group eh. So, salamat Anonymous G. Next time ulit, pag hinibara, asarin medyo asarin pag boxing, ulit. May kinig na lang ako dahil wala ko alam dyan eh. Nanonood lang ako. Sabihan ko si Billy na asarin si Kagiwa next time para pakit ko. Huwag kang mag-alala, Sir Pao, sa Martes, mga asar na si Billy. Feeling ko, ano siya, in character na lang siya, lang talaga siya pag nandito siya. Yun ang role niya sa atin, para ano tayo. Nakita ko para sa, may argument na palagi. Nag-usap na kami sa personal niya, talagang ano siya.
Anyway. Good morning, good morning. 1 o'clock na pala. Salamat sa inyo. May mga shoutouts pa kayo, may gusto kayong i-promote. Baka may YouTube channel yung iba dyan. The Anonymous G, first time. Wala, wala kang po-promote. Salamat. Mabalik ako sa trabaho, naka-lunch ako. Call center ako. Naka-lunch. Ah, okay. Call center, naka-santo. Rome. Work from home. Okay. Alright. Yeah. Channel namin ni ano? Channel namin ni Dream. Yan. Oh, sa inyo pala, nakikita ko sa ano eh. Jack Basketball PH. Wow. Akyat ako doon sooner, bro. Salamat, salamat ha. Guys, alam mo, sabihin ko sa inyo. At, sige, Rick. Meron lang ako i-promote eh. Atag ko na rin. Ano, it's coming February 24. February 24, 2024. Statue reveal by, sa ano Crypto Arena kay Kobe. Ah, Kobe. Ayun. Ayun. Okay. So, ayan ha. Kobe Bryant statue revealed on February 24. At yung Jack Basketball PH, pakicheck na lang. Alam mo, hindi ito isang beses na may mga kagrupo ako dito na gumawa ng channel. Kaso, hindi nagtatagal eh. Patagalin nyo. Ang dami na niya. May Paws Angel pa dati. May mga ano. Kaso, kulang sa angas eh. Kaya lahat lang na tumatagal na nagpa-promote dito. Yung mga mayayabang. Yung mga angas talaga. Lalo mo si Billy. Tama natin si Billy. So, kagayain namin si Billy, Sir Pao. Sa mga beses na, i-guess nyo. Tama natin doon. Oh, siya sige. Yung Boxing Angels mo dati, nakapag-interview pa. Sir Pao, boxing ka bukas. Tingnan ko. Sir Pao, boxing ka bukas, no? Sige, tingnan natin. Pero I've scheduled most probably NWFA boxing. Pag basketball, I'll join. NBA man, ano, PBA. Ngayon, Italia. Dapat sa ano ko doon ako sa isang channel ko eh. Pero anyway, sige guys. Salamat. Salamat. Bye guys. Okay, paalam na rin po ako sa mga kaibigan natin na nanonood ngayon. Thank you very much po. And I hope you had a great day or great night or great morning. Whatever, wherever you are from. Thank you so much. And I'll see you again next time. Medyo marami yung nanonood sa atin ngayon. Tulungan nyo ako mag-share kasi na spam yata ako ni Facebook, hindi ako makapag-share ngayon. So please share, like, and comment. And sa mga basketball fan po dito sa channel ko, palawakin din natin ang community ng basketball ng Paroka Sports. Discussion, unfiltered, and true. Totoo yan, ha? Kaso, ingat lang kayo sa mga sinasabi nyo, ha? Alright, salamat po. Bye!